Amen. It is too loud. You're too old. Radio 100.7. From the capital city of the Philippines. On air and online. On air and online. The station that plays the biggest hits. This is Manila's Radio 100.7. I'm Nap Marilag, the founder and president of Dugong Alay Dugtong Buhay. Ang Dugong Alay Dugtong Buhay ay pinangarap ng isang pangkaraniwang tao. Isang tao na nangarap na ang lahat na nangangailangan ng dugo ay mabigyan ng libre. Mabigyan ng pag-asa at higit sa lahat, unti-unting mabigyan ng inspirasyon ng mga taong natulungan nang sa ganon, ang ating advokasya ay magkaroon ng continuity o tuloy-tuloy dahil ang bawat natulungan ay ang siyang mga taong ngayong nagbibigay ng pagkakataong sa kanilang sarili na magbigay ng kanilang oras, magbigay ng kanilang panahon, at higit sa lahat, ramdamin ang tunay na pagtulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. Kung nakaakibat ang kababaang loob at tamang pananalita sa mga taong tinutulungan, wala nang pinakamagandang bagay na mararamdaman ang taong natulungan, kundi kasiyahan para sa kanya. Tagal na rin lang. 17, 18, 19, 20, 5 years. 5 years ba? Saan nga ba tayo nag-start? I understand sa PSI, eh, no? Nung binanggit mo yung PSI. Actually, hey, we're live now. Good afternoon sa inyong lahat. Happy, healthy Saturday. Welcome po sa ating pinakabagong show dito sa Hit Radio 100.7. We call this Dugong Alay Dugtong Buhay. At kasama po natin ngayong hapong ito, of course, ang founder na si Sir Nap Marilag. Kasama ko rin po si Sir Benedict De Borja, ang friendly kong vet and volunteer din ang Pateros. And mamaya hahabol din ang isang co-host natin na si Sir Louie Domingo, aka DJ Gray of Hit Radio. Magandang hapon po sa inyong lahat, Sir Dings, and of course, Sir Nap. Kamusta po ang inyong Sabado? Umpisahan natin kay Sir Benedict muna. Medyo exciting ang araw siguro ni Sir Benedict. Kamusta, sir? Good afternoon, Ma'am Gail. So, I'm very happy to have as our guest this afternoon, si Sir Nap. We have a long history together. And ang advocacy niya is something na I think kailangan talaga natin, lalo na sa panahon ngayon. Correct. So, it's a good opportunity for us to spread the word about yung ginagawa ng Dugong Alay Dugtong Buhay. Yeah, that's right. Thank you, Sir Benedict, for joining us once again. At kailan lang magkasama rin tayo sa ating show with Doc Ellis. Thank you because you're always sparing your Saturday para magkaroon ng show na tulad nito na makakatulong. I'd like to introduce, of course, the founder of Dugong Alay Dugtong Buhay. Siya po yung founder and president. Also a past president of Rotary Club of San Roque District 3780. Ayan, fellow Rotarian pala itong si Sir Nap. Nakakatuwa naman talaga pag may mga ganong pagkakataon makakasama natin ang mga kasama natin sa same organization. Ayan, may pin ako. Ayan, di ko naisuot eh. Also, he is an awardee of Rotary Wheel Celebrity Awards for Public Service. Wow! Awarded by Aliw Awards Foundation, RC Manila Fort Santiago District 3810, and Sir Optimus International of Las Piñas Central. He is also an NCR awardee, the Search for Most Outstanding COVID-19 Pandemic Service Volunteer, awarded by NEDA and Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency. Most Outstanding Awardee, Search for National Hometown Heroes 2020, awarded by Benita and Catalina Yap and Foundation,
Armed Forces of the Philippines and Radio Mindanao Network DZXL. Diyan ako galing sa Radio Mindanao Network. Mga kaibigan, it's my pleasure to introduce to you Mr. Nap Marila. Good afternoon po, Sir Nap. Hello, good afternoon everyone, to all the listeners at nanonood dito sa program. Good afternoon, DJ Gail, my fellow Rotarian din. And of course, si Benedict, a long time friend, a long time member of Dugong Alay Dugpong Buhay. Also, I would like to greet na rin si Sir Louis Domingo. Yes, hahabol siya kasi galing lang yata sa labas. At sabi niya, nakamask siya kasi he had dental surgery. So, baka magtataka po mga audience natin bakit po si Sir Louis ay nakamask. Ayun, Sir Nap, thank you very much dahil in-accept niyo pong invitation natin to have this show. Kasi alam ko nga, napaka-importante itong ginagawa nyo, yung advocacy nyo for the longest time. And I'm definitely sure na marami na po kayong natulungan at na-save na mga buhay dito sa Philippines. And I think just a while ago, may in-assist po kayo, right? Could you tell us more about that, Sir Nap, yung pinag-usapan natin before we started with the show kanina? Siguro, i-incorporate ko na rin yun. Simulan ko muna dun sa mga viewers and listeners about this Dugtong Alay, Dugtong Buhay. Yes. This was founded way back 1994. Okay. My intention of creating and organizing Dugtong Alay, Dugtong Buhay is simply to organize a series of blood donation drive. Makapag-organize lang ako ng bloodletting so that makapagbigay tayo ng dugo sa mga taong nangangailangan nang walang hinihinging kapalit o walang anumang kabayaran. This is in partnership with the different public and private hospitals. Dahil sa hangarin ko yun, kinakailangan mag-incorporate ako rito ng tatlong mahalagang bagay. Bakit ko i-create itong Dugong Alay, Dugtong Buhay? First, kinakailangan matupad ang isang mithiin ng isang pangkaraniwang tao na ang pagbibigay ng dugo, kinakailangan maging criteria natin, malinis at libre. Second, at libre. The reason kung bakit itinatag ang Dugong Alay, Dugtong Buhay is pag nakatulong tayo ng kapwa natin, may napasaya tayong pamilya. Yun ang napaka-importante sa akin. Kasiyahan ang natunungan natin na bigyan ng dugo. Kasiyahan ng taong lumapit sa Dugong Alay at na-endorse tayo roon sa taong nangangailangan ng dugo at napasaya natin ang buong pamilya niya. Third and most importantly rito, ma-inspire natin yung taong na-involved dito sa Dugong Alay, Dugtong Buhay nang sa ganon, lumawig at lalo nating mapalaki ang advokasya dahil nagsasama-sama ang mga tunay na tumutulong sa kapwa nang walang hinihinging kapalit. And then, dagdag ko na DJ Gail, Benedict, a while ago, may tawag akong na-receive galing sa Rotary na may nangangailangan daw ng dugo. A fellow Rotarian na nangangailangan ng dugo. Ah, fellow Rotarian pala yun. Yung na-describe kanina. Nangangailangan ng dugo. Hindi inelaborate, hindi sinabi, basta emergency. Okay. Ang pangangailangan ng dugo sa Baguio. So, nag-exhaust sila lahat ng effort nila. Gumawa lahat sila ng paraan para makahanap ng dugo na kailangan para rin sa tao. Pero, unfortunately, talagang hirap na hirap at nasa in dire crisis ngayon sa dugo, even here in Metro Manila. Eh, dun sa Baguio, wala talaga. So, ang ginawa kong effort ng Dugong Alay, Dugtong Buhay is ma-connect dito sa Region 1 Medical Center sa Dagupan, Pangasinan. Meron na tayong nakaprepare na dugo. Naghihintay na lang ng taong kukuha o taong pwedeng magmalasakit para maihatid ang dalawang bags na dugong yan sa Baguio City. Maraming salamat. Until now, wala pa rin nagre-reply dito sa akin kung nagkaroon na ng positivity sa taong maghahatid doon ng dugo. Gaano kalayo po ba yung sinasabi niyo pong Region 1 sa Dagupan to the area dun sa Baguio? Gaano ka, like, ilang oras bago makarating doon yung ano, yung blood, if ever? Gail, ang understanding ko, siguro it takes another 2 hours. Ah, 2 hours? Para ma-travel yung area galing doon sa area mismo. Safe travel yun, what I mean. So kung medyo mabilis-bilis lang at wala naman siguro ng traffic, eh in less than 2 hours, kayang maidala yung dugo. Ang importante, immediately, meron nang nakaabang, naka-ready
na available na malinis na dugo, na testing na yan ng AIDS, hepatitis, malaria, syphilis, at kukunin na lang at walang babayaran. So kailangan pala talaga yung malinis na, kasi di po ba, di ba din Sir Benedict, nasanay tayo na, di ba pwede mag-donate kahit sino, di ba? Yung relatives or friends, pupunta sa hospital, di ba? Mag-donate sila kung pasado sila. Tapos, ni-replace po ba yun? Kunyari, yung hospital mismo, ang ipoprovide nila, yung malinis na. Yung blood po ba na dinonate ng relatives or friends, yun po ba yung ipapalit dun sa stock ng hospital? Kasi gusto ko maintindihan kung paano po yung process sa pagganya, sa pag-donate ng dugo. Ako na ba, Ma'am Gail? Yes po. Yes po. Yeah, yes po. Ako na. Okay. Okay. Ito yung process. Pagka na-confine ka sa tertiary hospital, okay, automatic na meron silang reserve stock. Pag sinabi mong tertiary hospital, sila yung nagte-testing ng AIDS, hepatitis, malaria, syphilis, at saka hepatitis. Ibig sabihin, kapag ka tertiary hospital ka na confined, merong reserve na dugo na pwedeng i-transfuse. It happened, secondary hospital ang pagsugura ng pasyente sa Notre Dame Hospital sa Baguio City. Secondary hospital ito, hindi sila nagkakandak ng testing ng dugo. So, wala talagang immediately pag sinabi nating maitatransfuse sa pasyente, it's because of a ready stock. Yan ang isa sa, hindi katulad kung manimbawa, tertiary hospital ang napuntahan, tertiary blood bank, meron silang immediately na maipapatransfuse na dugo at papalitan na lang, hihingan ka ng another blood donor on your part sa relative mo para makapag-donate ang iyong relative. At yun naman ang gagawin naman nilang pampalit dun sa nagamit ng dugo. Ah, ganun pala siya. That's how the program works pagdating dito sa blood banking process. I see. Ganun pala yung proseso. Kasi nagtataka ako, sabi ko, di ba ang dami namang blood, but kailangan pa, di ba, kailangan pa mag-donate, di ba, kailangan pa pumunta sa hospital. Meron namang blood yung hospitals mismo. So, yun pala yung reason na yon. Depende sa uri ng hospital. May mas maganda marahil na maiintindihan ang mga nakikinig at nanonood ngayon. Yes po. Ang dugo, hindi necessarily nakuha, is tatagal yan. Okay. Meron tayong kung tawagin is yung longevity o expiry date lang ng dugo. Na kapag ang dugo is whole blood o PAC-RBC, okay, ito yung sinasalin pagka PAC-RBC kapag ka may nagda-dialysis ang pasyente. Uh-huh. Pagka naman nagkaroon ng car accident, nagkaroon naman ng stab wound or gunshot wound, ang itinatransfuse naman na klase ng dugo, yung whole blood. It takes only 30 days. 30 days, just imagine. Okay. Paano kung after 30 days, wala na nagdo-donate? Talagang yan ang main concern. Second, ang ikinagugulat ng lahat, each time na may nangangailangan ng platelet concentrate, they have difficulty of having it. You know why? 5 days lang kasi ang expiry date ng platelet. Oh. Kaya itong kaalaman na ito, maiging malaman din ng mga tao na importante palang malaman nila kung ano yung component, dahil yun pong component na yun ang tutulong para ma-actionan ka agad immediately yung pangangailangan ng pasyente. At lately, napakarami sa aking na humihingi ng dugo na convalescent plasma. Ito yung mga na COVID, nangangailangan ng dugo din na galing sa isang donor. Pero ang hindi gaanong naiintindihan, hindi gaanong naipaliwanag sa mga tao. In your program, I'll take this opportunity. Thank you, Benedict, for this. Kasi mas malawak ang scope na makakanood, makakarinig, at makakaintindi. Pag sinabi pong convalescent plasma ang kailangan, COVID-recovered patient po ang dapat na pagkuhaan yan. Siya ang magiging blood donor. Okay. Na in 28 days na siyang gumaling, saka lang siya pwedeng kunan, pero recovered na blood donor. Ang challenge dito, kung galing na sa ospital yan at naka-recover yan, ayaw na niya yung bumalik ng ospital. Ah, kasi nga trauma na yung tao. Exactly. Okay. At kung meron man, halimbawa, na-quarantine siya,
into a quarantine facility. Mm. Lumabas siya after 14 days. After na-swab, nag-negative na. Yes. Kahit gustong mag-donate yung taong yan, pinipigilan na yan ang family niyang lumabas ng bahay. Oh, for reason, okay. Pwede uling magkaroon kasi ng another infection ng COVID. Pwedeng mahawa na naman. Yeah. Kaya, among the family members, pinipigilan na rin lumabas ng bahay. Okay. Kaya, uulitin ko, ang pangangailangan ng convalescent plasma is coming from a blood donor na COVID recovered patient. Okay. And then, hindi necessarily nila na may dugo tayo dyan sa ospital is immediately yun ang ibibigay. Ginagamit lang talaga yung reserve blood na yan ng tertiary blood bank kapag ka talagang emergency. Yun yun. Kaya we really encourage, at this point I would like to take this opportunity, we really encourage people to donate blood. Para ito po yung tawagin natin, at alam naman din ni Benedict na yung preparedness as a way of life, napaka-importante. Okay. Yeah. Oh. Meron tayong good number of stock na dugo sa ospital para anytime na may mga ilangan ng tao ng dugo, immediately mabibigyan natin. Mm-hmm. Yeah. Yun yun. Yeah. I'd like to add to that, no. A lot of people hindi rin alam na parang sa tingin nila pag nag-donate ka ng dugo, one is a charitable act. Pero aside from being a charitable act, it's actually something that's critical to any healthcare system. Even sa ibang bansa like the US or even European countries. Tuloy-tuloy lagi dapat yung blood drive kasi tulad ng sinabi ni Sir Nap, maiksi lang yung longevity ng dugo. Mm-hmm. Okay. Tapos, pag humihingi ng dugo ang isang tao, ang isang patient, madalas, sinasabi lang, kailangan nilang dugo. Pero, kailangan natin malaman specifically ano yung blood product. Okay? Blood kasi, product. Okay. Blood product. Kasi yung composition ng dugo, pwede mong i-break down to threshold blood, packed RBC or platelets. Para sa mga hindi nakakaalam, yung platelets is para sa mga nangangailangan na may dengue. Correct. Oh, so lalo ngayon, summer, maraming lamok, marami ding noon na kakaroon ng dengue. So pag bumaba platelet count ng patient na may dengue, naghihingi sila ng blood donor para yung blood na may bibigay, kukunin yung platelet noon para isalin sa kanya. Okay. Yun. So may ganung klaseng considerations, 'di ba? At saka yung tulad yung sinabi ni Sir Nap, at any given time, hindi naman lahat ng hospital may supply ng dugo. Okay. So kahit sabi mong hospital 'yan, bakit wala kayong dugo? Kasi may leveling 'yan eh, may tier 3, tier 2, ganyan. So depende sa klase ng hospital, hindi mo ma-assume lagi na ano. Tapos, like yung sa sinabi nyo kanina, dapat naman madaling makahanap dugo. Meron namang relatives yung pasyente. Hmm. Kahit sabihin natin, kahit preferred natin yun na relatives, kadugo nga niya, kailangan pa rin itest yung dugo ng relative. Eh. Okay. Idagdag ko lang ha, sa Benedict, siguro. Yeah. Ang gain, right. Magandang malaman din ng tao ito. Kung emergency at nangangailangan na ng dugo ang pasyente, ang testing ng dugo, it takes another 2 hours kung magdo-donate galing sa relative ng pasyente. Kaya wala na, hindi na aabot yung dugo as na yun. As 2 hours pa yung testing. Testing pa yung dugo eh. So, okay. Yun yung pinaka-main thrust kung bakit gusto kong magkaroon talaga ng awareness ang mga tao. Kasi yung ibang notion nila, kaya ako magdo-donate para sa family ko. Pero you do not know na kung ano yung importansya ng kinakailangan may ready reserve blood. Kasi paano? Kung emergency nga, tsaka ka lang pupunta rin, hindi yung dugo mo isasalin niya kasi itetesting pa yan eh. Hmm. We need to have a ready stock of blood bags in the hospital so that in the eventuality of emergency and cases of emergencies, meron tayong immediately maitatransfuse at palitan na lang ng relative. Ayun. Salamat Sir Nap at naipaliwanag niyo yan sa atin. Ganon din kay Sir Benedict. Ngayon meron po akong tanong kasi ako for the longest time I'm a Red Cross member since nag-start ako mag-work back in the 90s.
actively po nagdo-donate talaga ako noon when I was still single kasi wala pa akong sakit, wala pa akong hypertension, so nakaka-donate ako. At yung blood ko nga, meron akong card, naging galloner pa nga ako nung time na yon. So yung blood ko, binibigay ko sa mga nangangailangan. Meron akong card dati. Hanggang sa naubos nga yun kasi meron akong pinag-donatean na merong medyo matindi yung sakit niya. Ngayon, bakit po nung nagtitake na ako ng medication for my hypertension, hindi na po ako ina-allow mag-donate? Ano po ang reason nun? Kasi gusto ko talaga mag-donate eh. Kaya lang sabi nila bawal daw. Hindi ko na rin tinanong kung ano yung mga reasons. Siguro in a clear picture lang, anything na ini-intake mo, it could add up para doon sa itatransfuse na dugo mo sa ibang pasyente. Yun yung iniiwas lang. Yung anything na makakahinder para makatulong ang dugo, ang maninis mong dugo sa iba, it's because nag-intake ka of, may intake of medicine. Yun, okay. Yun yung iniiwasan lang nila. As much as possible, malinis talaga ang dugo ang maibigay. Pero kung may, kaya nga, isa sa basic requirement nga dito is, pansinin niyo, bawal na bawal ang intake of alcohol. For reason, pwedeng sumama yan sa ating dugo at sumama yan sa sistema ng katawan ng tao. At pansinin mo rin, very strict ang hospital team. Bakit in 12 hours time dapat pinagbabawal ang paninigarilyo? Kasi there are certain things na pumapasok sa katawan natin na itatransfuse natin sa ibang tao. Eh bakit po sinasabi nila yung mga may tattoo, bawal din daw po yun? Ano naman po yung kinalaman ng tattoo? Nabago na po ngayon yan. Okay. In this time, ina-approve na po ang piercing o yung pagbubutas ng tenga, yan sa may dila, yan sa ganyan. Okay. Piercing and tattoo after 12 months. 12 months, so parang 1 year. The last tattoo that you have. Kasi mostly, kung makikita mo, may mga malalaking mga tattoo, kung mga 3 years ago, okay na yon, pwede na yon. Pero titignan, ano yung last tattoo mo bago natapos yung malaki mong tattoo? Yun, doon magka-count. De, bakit po? Ano ang reason? Kung kunyari, bago pa lang yung tattoo, ano pong dahilan kung bakit bawal? Isang napaka-simpleng kaalaman para sa lahat ng tao kung bakit. Hindi mo kasi alam kung ang needle na ginamit, na ginamit sa pagtato is safe o nagpalit ba sila or hindi. Kasi one way of ng transmission kasi, kung halimbawa may AIDS yun, kung yung ginamit na yun, yung ginamit uli dun sa susunod, nagamit uli sa susunod. Kaya nga, as much as possible, talagang pagka may tato is 12 months, may period din para hindi na natin yan ma... Tsaka may testing naman din po, Ms. Gail, kasama ang testing ng HIV pagka nakunan ka ng dugo. Okay, I see. Yung needle kasi noon ang talagang iniingatan natin. Okay. Eh, pero po nabanggit nyo nga kasi 'di ba may testing naman sa hospitals. Eh sabi nyo kailangan malinis. Eh syempre 'di ba wala ba silang I don't know kasi wala akong medical background. Wala bang way na kaya nilang linisin yung donated blood? Wala bang ganoon na kukunin lang nila yung kung ano man yung kailangan doon? Or talagang totally bawal na talaga? Kasi di ba nabanggit nyo kanina, may kailangan lang ganito. Like for dengue, ganito lang kailangan. For COVID patients, ganito lang. Eh bakit po, hindi ba nila kayang linisin yun? Baka kasi tinatanong din ng mga tao yun. Di ba? Sa part ng paglilinis, walang kasagutan. Pero sa part ng specific na blood component, meron na ngayon. Kung tawagin dyan, of which I am a donor myself. Ang tawag dyan is apheresis blood donation. Ano pong ibig sabihin nun? Apheresis machine. Tagalogin natin. Okay. Isa siyang makina o isang machine na kasing laki ng 5 cubic feet na refrigerator na pagka itong machine na yan itinabi sa kukunan ng dugo, makukunan siya. Ako nakukunan ako ng 6 bags ng platelet na ginagamit para ma-transfuse sa ibang pasyente for 2 hours. Lahat ng kulang dugo ibinabalik sa iyo. Pagka-platelet ang kailangan mo. Kapag kailangan naman ng puro pack RBC, immediately pwede rin. Paano po yun? May needle din. May nakatusok din na needle. Paano po yung sistema? Same din. Needle. Same. Okay. 6 bags? Ang clarity nung sinasabi ko po is kung meron kayong nakita ng nag-dialysis na patient, may makikita kayong mga tubing, may machine sa tabi, same manner.
May tubing din, kukunan ka ng dugo. Pag nakuha na lahat yung mga platelet na nariyan sa'yo, 6 bags na puno. Ibabalik naman per cycle lahat ng pula na dugo. Oh, okay. 6 bags per bag, ilan po yun? 500cc po ba? No, nasa around 200cc ang ginagamit. 150 to 200cc ang ginagamit ang para per bag. Sa plate. Oh, I see. Kasi dati, pag nagdodonate ako, pag sinabing per bag, 500 yung kinukuha exactly. sa amin. Okay lang po ba yun? 450. 450 ang kinukuha para rin sa kaalaman na rin. Uh-huh. 450 kinukuha, may 50cc na anti-coagulant. Ano po yun? Para wag mabuo ang dugo. Wag maalin? Para wag mamuo ang dugo, 'di ba? Automatic na pagka kinuunan ka ng dugo at lumabas, okay, mamumuo 'yon, 'di ba? Mm-hmm. Para hindi mamuo, doon sa blood bag, meron na siyang ano, anti-coagulant kung tawagin. Anti-coagulant. Okay. Para wag mamuo ang dugo, nilalagay kasama na ng inaalat. Pansin niyo kung bakit pag ibinigay, okay, ang dugo para hindi siya masama. Oo, oo. Oh, sumama 'yung okay, anti-coagulant doon at mabigyan yung lahat ng area kumbaga sa ano, okay, maikalat yung at yung anticoagulant sa buong bags na yan na nilagyan ng dugo. I see. Para wag mamuo. May question po ako. Kasi yung iba po kaya takot mag-donate ng blood kasi sabi nila baka maubusan daw po sila ng dugo. Paano po, ba yung ano po ba yung tamang explanation para doon? Kasi syempre lalo na sa mga wala ngang medical background, hindi naman namin ma-explain sa kanila yung importance. Ano po ba yung process? Paano, gaano kabilis bago ma-i-replace yung mga dugong nawala sa'yo? Gail, napakaganda ng tanong mo. Patagal ko na po kasi tinatanong yan eh. Wala pang sumasagot. Kasagutan at kaalaman para sa lahat. Opo. Una, ang buong sistema ng katawan natin ay meron tayong 10 bags ng dugo. 10 bags. Ibig sabihin, ilan po 'yon per bag? Kung 500 per bag, 500 ml. Eh ang okay, kukunin lang naman sa iyo pagka nag-extra ka isang bag eh. Okay. So meron ka pang 9. Okay. At ang notion na nakakatakot kasi baka maubusan ako, hindi ka maubusan dahil number 1, we have a very strict protocol o strict implementation ng mga doktor at mga medtech natin na hindi ka kukunan ng dugo unless and until nakapasa ka doon sa process na ginagawa. First, meron kami kung tawagin is vital signs. Mm-hmm. Ita-testing yes, ka muna ang BP mo, interview, and everything. And then afterwards, kukunan ka na ng konting dugo. Yan yung kung tawagin natin is kukunan ka ng hemoglobin para malaman kung anemika or hindi. Pag hindi mo na-reach yung certain number doon, hindi ka rin kukunan talaga ng dugo. Okay. May level yun eh, na talagang normal dapat. So pag nakunan ka ng isang bag ng dugo, meron ka pang 9 na bags na dugo na nasa katawan. At in 10 to 12 minutes time, maibabalik, mare-replenish yung dugo na nawala sa'yo na manggagaling sa ating bone marrow. I see. So mabilis pala siya. So habang ano tawag dito, lumalabas yung dugo mo, nare-replace po siya agad, tama po ba? Nagpa-process. Oo, nagpo-produce. Dahan-dahan. Siya agad. Okay. Kaya hanggang 60 to 61 years old to 62 years old lang to 63 years old. At ingat na ingat ang mga doktor sa pag-approve lalo na sa pagkukunan na ang senior citizen. Kasi ang concern ng medical team, mabagal na kasi mag-produce ng dugo ang kanyang bone marrow. Kaya dinidin sila. Yun yun. Okay. Pero kung consistent kang donor, right from the start, nung bata ka pa, noon pa eh, nagdo-donate ka na talaga, hindi sila magdadalawang isip na kunan ka kasi aganda ang production ng fresh cells ng iyong bone marrow. I see. Ganun pala siya. Ah, okay. Pero bakit po yung ano, I'm sure Sir Benedict, naranasan nyo rin to pag nung bago pa lang kayo nagdo-donate. Yung, alam mo, yung feeling na parang medyo magaang yung pakiramdam mo after you donated, especially 450. Bakit po ganun kung na-reproduce naman siya? Ano pong explanation nun, Sir Nap, Sir Benedict? Ang napaka-simple-simpleng kapaliwanan dyan, nakunan ka ng, siyempre, 450cc. Mm. Siyempre, malaking bagay o maraming nawala, di ba? Pero hindi pa yun immediately nare-replenish.
Gaano katagal po? Ilang hours? Pump na may, yes. Hindi, yun nga, in 10 to 12 minutes time, nagpo-produce na. Pero it's a feeling lang po talaga yon. Talaga? Siyempre, nakunan ka kaagad eh. Nakunan ka kaagad eh. Hindi naman kaagad immediately na ibalik sa'yo kaagad yung 450cc na yun eh. Nagpo-produce pa eh, kahit na nakaupo ka, immediately. Pag na-produce na po pala ang 450cc na nawala na dugo, ipapampa yan eh. Ng heart natin eh. Okay. Into different areas of our body. So kung hindi pa na ipapump properly at kapoproduce pa lang ng blood natin, hindi pa talaga dapat. Kaya nga iniiwasan dito at pinagbabawal ang biglaang pagtayo. The moment na nakunan ka ng dugo. It's because hindi pa completely okay. Nakaikot na yung another set of bloods. Mga fresh bloods na bagong produce. So valid nga yun, yung ganong pakiramdam na medyo hilo, di ba? Yung parang medyo, ano ba, light parang lightheaded. Light mode lang talaga ang mararamdaman, especially yung mga first timer na nagdo-donate ng dugo. Pero sa amin, tulad ko, 51 blood bags na nakuha sa dugo ko. Wow. So, parang sa akin, in my experience as a blood donor myself, normal na sa akin yung ganun. Kaya wala na sa aking light, wala na sa... Kasi it's a normal feeling for me. Pagka consistently you are donating your own blood. Donating. And at my age na magsi 60 years old na ako, what I feel is ganun pa rin. May action, may kilos. It's because napalitan na ng mga bagong press cells ang aking existing na dugo dito sa katawan ko. Okay. Wala po kayong mga medication, Sir Nap? Kasi di ba at your age, nakaka-donate pa kayo? None. Wala akong ininom of anything. Oh, okay. What about you, Sir Benedict? Vitamin wala po kayo mga vitamin E. Yeah, that's vitamins naman. Kayo po, Sir Benedict, do you still donate until now? Actually, ako hindi ako pwedeng mag-donate. Kasi okay. I had a condition when I was a child. Na parang yung sinasabi ni Sir Nap na kung sino man yung pagdonatan ko is baka mag-carry over dun sa donor na yun, sa pinagdonatan ko. Okay. Pero okay, just to add yung sinasabi ni Sir Nap, and you know, people should know this eh. Pag nag-donate ka, yun nga, i-replenish, gagawa ng bagong blood yung bone marrow natin. Okay. So, as you can see with Sir Nap, it actually makes you healthier. It makes you look younger kasi fresh blood cell yun eh. So, totoo po pala yun. Pag lagi tayo nagdo-donate, nakakabata talaga. Oo. Hindi lang nakakabata. Okay. Dagdag ko pa, nakakatinis ng balat yan ah. Oo. Okay. Nakakapagpaganda, na, di ba nakakapagpaganda na ng kutis, nakakapagpabata. Yeah. May isa pang basic dito na dapat malaman. Idadagdag ko lang sa Benedict ha, kasi napakagandang malaman ng mga tao. Yes, para lang itong change oil mechanism. Okay. So, yan, di ba? Pagka nagpalit ka ng oil sa sasakyan mo at gagamitin mo, right, ang mas maganda takbo ng sasakyan? Okay. Same manner sa tao. Nakunan ka ng dugo, napalitan ng bago, yeah, ang feeling mo, mas younger and mas vibrant ka as previous to what you feel during na bago ka makunan ng dugo. That's the feeling. At okay, saka tatlong importanteng bagay kapag ka ikaw ay nakapag-donate ng dugo. First, yung feeling na nakapagdugtong ka ng buhay, irreplaceable yun. Kahit saan mo dalhin yan. Yeah. Mm-hmm. Second, iba yung feeling ng sasabihin natin, sabi ko nga, it is happiness beyond compare. Yes. Yung second, may napasaya kang pamilya eh. Yeah, that's right. Now, di ba kasi pag nabuhay yung taong mahal nila sa buhay, masaya mo eh. Yeah. At lalong naging masaya yung tao kasi nabigyan mo na naman siya ng isang Pasko at isang bagong taon at isang bakasyon, nakapiling na naman siya ng pamilya. Yeah. And last, and most importantly, at lagi kong sinasabi sa mga tao, wala nang pinakamataas na antas na sa buhay kundi ang dugo para isagip ng buhay. Okay. Buhay yan, pinakamataas talaga sa lahat eh. Yes, yes. At na-inspire po mo, yeah, yung taong na-involve, malaking bagay. Right. Eh sir, paano sa tulad ko kasi... Paano? Gusto ko po kasi talaga mag-continue nga mag-donate ng blood. Eh kaso nga po may hypertension ako. Meron po bang ibang paraan?
Kasi alam ko yung pakiramdam eh, dahil nakakapag-donate talaga ako dati. Eh kaya lang, yun nga, nahinto. Kasi nga, dahil nga nagtitake ako ng ano, ng medication. Ano po bang pwedeng gawin? Gusto ko na naman yan, tanong mo na yan. At lalong mas nai-excite mo ako sa ganyan. Opo, kasi I'm sure marami rin ibang gusto mag-donate. Kaya lang, syempre, yung fear nga na dahil nire-reject sila. So, wala yes. nang ano, di ba? Wala nang ibang Don't way. Don't get frustrated pag hindi ka nakapag-donate ng dugo. Pero okay. ito yung pinakamataas na antas naman ditong gagawin. Okay. Encourage people to donate blood. Eh, gusto ko po talaga mag-donate. Pero okay. yun nga, kung hindi na nga pwede talaga, is ikaw yung magiging daan para mas maraming dugo tayong nakukuha sa mga blood donation drive. Mas napaka mas makakapuse at mainam para sa atin. Mas marami tayong matutulungan. Okay. Second, a fellow Rotarian at si Benedict is sa sense of yung volunteerism nila sa fire, encourage na mag-organize ng bloodletting. Okay. Kasi kapag nag-organize ng bloodletting, mas maraming dugo ang possible na makunan. Okay. At kung hindi pa rin makaya ang pag-invite ng isa, dalawa, tatlo na mga blood donors para mag-donate para sa kapwa, mag-organize ng bloodletting. Pag hindi pa rin kayang mag-organize ng bloodletting, support a blood drive. Okay. I see. Ayan, kahit si Benedict siguro na witness niya nung bloodletting nung April 3. Have you not noticed, Benedict, hindi ko makakilalang tao mga nagdadala ng mga food packs. May naobserbahan ka ba? Apo. Yun din ang ano, isi-share ko yung experience ko. Like sinabi ko kanina, ako mismo hindi pwede mag-donate. Pero I was fortunate enough to host a bloodletting drive dito sa Pateo. Kasi yung first blood drive na na-host ko for SIRNAP, di ba? Mm-hmm. And then, show support lang. Limbawa, may blood drive sa isang lugar. I-share mo yung ano, yung announcement sa Facebook mo so that people there can know na, oh, meron palang blood drive dito sa ano. And sometimes, if kaya mo, you can go there, help parang additional manpower, okay? Tapos ang sarili ko experience no. Sa dami ng natulungan ni Sir Nap, yung balik it's not money. Okay? It's just effort, it's just time. Kung ano na lang dumadating eh, like yung sinasabi ni Sir Nap nung April 3, may nagdadala ng pagkain. Okay? May nagdadala ng pagkain. Tapos you don't know kung ilan na yung naidala, pero aside from food, may nagdadala ng tubig. May iba, dahil nga maraming pumunta sa venue, tumutulong sa traffic, or dun sa pag-coordinate ng dumadating na tao, ino-organize nila para hindi sila mainip. Diba? So, hindi lang yung pagbibigay ng dugo, yung paraan, para mag-support na isang blood drive. In fact, sa experience ko nga, it's actually more complicated eh. Diba? Kung mag-donate ka, you just show up, i-test lang ikaw kung pwede ka mag-donate, upo ka, kukunan ka ng dugo, pahinga ng konti, uwi ka na. Pag ikaw lang nag-organize ng blood drive, it's iba eh. Ibang effort na gagawin mo eh. Ibang-iba talaga. Tapos even if you're just volunteering to show up and then mag-usher ka ng tao, tumulong ka sa pag-transport ng pagkain, fulfilling pa rin eh. Hindi ka uuwi na ang pakiramdam ko, wala kang ginawa. Or maliit lang ng bagay na ginawa ko. Hindi eh. Kasi you made the blood drive successful. Even if hindi mo sariling dugo ang dumaloy ng araw na yun, meron kang ginawang ano eh, concrete. Diba? Meron kang ginawang ma-appreciate ng mga ibang taong nandun. Yun. So, hindi lang ano, donating blood is not just the only way. Okay, helping others to donate blood is just as important. Ibalik ko lang, Miguel, ano, yung kinukwento kanina ni Benedict na na-witness niya. With 800 attendees noong April 3, just imagine. Saan ko ginawa yun? Yung April 3? Ito ginawa sa Kalinangan Covered Court, Barangay Kanyugan, Pasig City. Best surprise of my life. Iba't iba, wala itong naging particular assignment ang bawat isa. But each one showed their will, showed their time, and most of it all, showed their skills kung saan sila pwede. Merong nag-volunteer para sa registration. Meaning, by 6:30 a.m., nandun na siya dahil walang tigil na ang dating ng mga armed forces.
walang tigil na rin ang dating ng mga tiga Bureau of Fire. And most of it all, ang daming dumating ng mga MMDA na mga enforcers. Na-witness mo ba yan, Benedict, yung mga dumating na yun? Oo, nandun po kami. Ito talaga, sense of genuine voluntarism talaga, mapifeel mo talaga nung time na yun. Dahil iba ang nag-aasikaso para sa parking. Mm-hmm. Just imagine, ilang sasakyan ang pagkadami-dami, ang haba talaga nung karsada, pero halos puno talaga, pati ang eskwelahan na ginamit namin para sa parking, puno. Iba pa rin yung nag-aasikaso sa kada may darating para alam nila kung saan sila uupo, saan sila susunod, iba yon. At iba pa rin yung sense of desire na makatulong, na pag dumadating na yung mga food, tumutulong magbuhat, tumutulong sa pag-aayos sa pila. Yeah. Grabe, grabe. Talagang you really, it was a moment na talagang sabi ko nga, walang nagbibigay ng directive. Walang nagbibigay ng instruction. Pero each one has a big part in this advocacy. It's really coming from the heart, ang advocacy at pumasok sa iyo. You will do whatever. Sabi nga ni Benedict is whatever. Yun talagang desire eh. Intense desire to help. At ibang-iba nga rin ang feeling pag ikaw mismo ang nag-organize. Dahil tatlo ang kakaharapin mo dyan. Yung venue dapat meron. Malaking venue na maayos. May upuan na, may chairs, may tables. And then, may electric fan. Second, yung blood donor. Saan mo kukunin ang blood donor? Mm-hmm. Challenge yan. Dahil kahit ang dami-dami mo nang na bigyan ng messages sa GC, sa social media, nag-air ka pa, kung during that time, walang oras yung mga tinawagan mo, mapuprustrate ka. Kaya nga, the greatest sense of fulfillment ni Dugong Alay is yung na-inspire mo yung tao, dahil no matter what, sabi nga nila, pag may pag maraming yung dahilan, gumagawa lang ng mga dahilan, pagka gusto, may paraan. Diba? Pagka ayaw, may dahilan. Talaga, na-experience yan hindi lamang ni Benedict as coordinator, hindi lamang siya, marami. Kasi ibig sabihin, hindi pa nag-sink in dun sa taong natulungan niya or sa taong na-invite niya yung advocacy. Pero once na nag-sink in na sa taong yan ang advocacy, I'm telling you, less na ang effort. Sa akin talagang dumating lang ako doon, late pa nga ako, Benedict, actually, di ba? Nauna pa sa akin sila Benedict sa site. Ako late na ako kasi nag-asikaso pa ako sa bahay ng mga bibit-biting ko. Dadaling ko rin kasi yung mga certificates. So, ang point nito is if each one of us has the heart to help someone, to help the advocacy, sama-sama, tulong-tulong, pag nagkaisa, mas maraki ang magagawa nating tulong. Yun yung talagang isa sa essence nito. Yeah. Big question po ako kasi naalala ko nga, 'di ba yung Red Cross, they're ano bang tawag dito? Donate blood, save lives, 'di ba? So it's same thing, Dugong Alay, Dugtong Buhay. Do you have a close relationship po ba with Red Cross? How is that? Kasi are you doing the same thing? Kasi ganun din po yung Red Cross, 'di ba? Nag-aano rin sila, nagka-conduct din ng mga ganitong bloodletting and all. So, paano po yun? Under po ba kayo sa Red Cross? Or ano po ba yung organization? First, we are not connected in any institution like what you said. Okay. We're not connected in any way or in any form. Okay. Ang ginagawa ko ng Dugong Alay, Dugtong Buhay as a non-profit organization ay base po sa Republic Act 7719. Isa pong batas known as the National Voluntary Blood Services Act of 1994, that the only way to get a clean and safe blood is through voluntary blood donation, of which I started this way back 1994. Okay. Ito yung wala pang naniniwala na kaya nating makapagbigay ng libre at malinis na dugo. Dito yung panahon na hindi ka iintindihin dahil wala pang cellphone during that time. Ang meron pa lang noon, pager. Paano may papaliwanag sa mga tao ang ganda ng advokasya? At during that time, I will remember this for the rest of my life. Remembered truly na no one believes in me na kaya kong makapagbigay ng dugo. For reason, wala ka pang napatunayan during that time.
at isang advokasya na magbibigay ng libreng dugo. Alam naman natin lahat ng bagay pag pumunta ka sa ospital may cost. Yeah. Kaya I really make my way. Nasabi ko nga, if no one believes in me, tinignan ko naman ang definition ng leader, eh may follower. Pero sa akin, gumawa ko ng sarili kong definition ng leader. I am a leader without a follower. So ginawa ko mag-isa lang. Kasi nga, walang naniniwala. Kung huminto ako at tumigil sa paniniwala na hindi kayang gawin ang isang advokasya, wala tayo ngayon in its 7 years of operation na maraming nadugtungan na ng buhay, nabigyan ng libreng dugo at ngayon ay kapiling kanilang pamilya. Yun ang pinakamataas na antas dito eh, na nagawa natin yung bagay na makapagdugtong ng buhay. Yun yun. Sir Nap, diba marami pong nagdo-donate every time, sorry, meron kayo bloodletting. Saan po napupunta yung mga dugong yun? Meron po ba kayong storage sa place nyo? Or paano, saan po napupunta yung mga yun? We are in partnership right now with 40 public and private hospitals. Meaning, okay. Meron tayong hospital na may MOA tayo sa Cebu. Sample natin ang Tsiongwa Hospital Mandawi, Tsiongwa Hospital Puente, Perpetual Socor at saka Vicente Soto Medical Center. Pag nag-bloodletting kami doon, kung anong ospital ang kumuha ng dugo, doon natin ilalagay ang stock. So pag may nangailangan ng dugo, pwede tayong makakuha doon ng libreng dugo. And then, kaninang umaga, natapos ang bloodletting natin sa Dasmariñas, Cavite, ang kumuha naman ng dugo ay Tagaytay Medical Center. So tomorrow, after ng blood testing, pwede na tayong makahingi doon ng libreng dugo. So we are not yung depository ang Dugong Alay. We are a non-profit organization na nagli-lead para makapag-organize ng bloodletting drive. Para in its time na may mga ilangan, kung saan yung hospital na meron na dugo, doon natin pakukuhain ng dugo nang walang bayad. And that's the main reason kung bakit kaya kong i-share sa iyo, Ma'am Gail, si Benedict alam na rin, na the big difference is hindi tayo naniningil kahit 5. Second, hindi na tayo naniningil, ipinapadeliver pa natin ang libre at malinis na dugo sa pamamagitan ng ating mga heroic riders. Itinatag ko ang heroic riders sa pananaw na minsan walang nagbabantay sa pasyente. Minsan, wala talagang available na pwedeng kumuha ng dugo. At hindi lamang ito, Ma'am Gail, na kung tawagin natin is person na mga with disability ang mga nagiging bahagi natin dito. Mga tao rin ito na imaginein mo yung sobrang laki ng puso para makatulong at nagbo-volunteer sa Dugong Alay. Imagine mo, deaf and hard hearing sila. Sila pa ang kukuha ng dugo sa ospital at dadalhin sa iyo. Just imagine, sign language lang ang ginagawa ninyo. Di ba napakagandang bagay nun? Na even the PWD or the person with disability are engaged into our advocacy. At by the way, Ma'am Gail, Benedict, pinalitan ko na pala ang ibig sabihin ng PWD, ha? Pinalitan ko yan, hindi na PWD. PWT. T. T, okay. E as in T-H-E-S-E. PWT, person with disability to transport a life-saving blood to a patient in need in the hospital without expecting anything in return. Wow. Well, that's really good. So person with disability. Person with disability to have a listening ear to a person in need or a person has a problem. Pero pansinin mo, ang mga nagiging bahagi nito is true essence of volunteerism. Wala kami rito ngining anumang bayad. Okay. Lahat talagang yung time, yung effort mo talaga ibibigay mo rito. At most importantly, ang skill at yung iba ang treasure. Yun nga yung pumapasok. Yung treasure yung ng iba, yan yung pag nag-bloodletting, just like us, ng Gail sa Rotary, nag-sponsor tayo ng food ng mga blood donors. Yeah. Diba? Tayo rin yung nagpapakain para rito sa medical team. Kasi importante na mapakain naman natin yung mga taong na sumusuporta rito sa atin. And that's the main ingredients of this activity. Yung tulong-tulong, not all as blood donor lang. Not all is nandoon ka sa mag-o-organize ng bloodletting. Kinakailangan
may kanya-kanya tayong designation doon sa area pag nagkaroon na ng blood drive. Na lahat, through a sense of voluntarism, na hindi pwedeng sabihin, ay hindi, pagod na ako, wina ako, hindi pwede. Hanggang hindi natatapos ang bloodletting, will stay and make our things na talagang in order. Yeah. Pero Sir Nap, kasi syempre, voluntarism to lahat, eh, saan nyo po nakukuha yung mga supplies nyo, yung lagaya ng mga blood, di ba, yung pang-inject? Diba kasi, it's NGO, so wala pong funds. Eh, paano po yun? Iba talaga ang Ma'am Gail kung magtanong. Gustong-gusto ko pangatlo nun, ha? Sorry. Kasi very curious po kasi ako of what you do. Napakaganda. Okay. Existing Memorandum of Agreement ng Dugong Alay Dugtong Buhay and all our private and public hospitals, may MOA, ito ngayon yung pinaka-content of the MOA. First, in agreement kami ng hospital medical team at ang Dugong Alay Dugtong Buhay that the only way to get a clean blood is through this Republic Act 7719. Dapat magkasundo kami. Magkasundo na nag-a-agree ang both parties that the only way to get a clean blood is through voluntary blood donation. Nagtugma kami doon kagad. Second, hindi kami magkakaroon ng malaking problema sa percentage kasi dahil sa kanila ang cut beds, kanila ang pagkain, ng yung mga snacks, pinapakain nila mga nakukuhaan ng dugo, kanila ang doktor, medtech, nurses, ambulansya, gasolina, driver. Yung 70% ng totality of the ng na-extract nilang blood, kanila yon. Yung 30% yan ang itinutulong natin sa kapwa. Halimbawa, naka-100 bags tayo for today. Yung 30 bags, itutulong natin yan sa kapwa, ibibigay natin ng libre. Yung 70 bags na isa sila eh, gumagastos, di ba? Di ba, natanong mo sa akin, saan siya kumukuha ng pambayad? Walang bayad, walang babayaran sa hospital. Zero. Okay. Pati doon sa support nila pagka nagbabloodletting na tayo. Okay, saan po dinadala yung 30% na ano, na mga doon supplies? Din. Ngayon, sa, doon din ano sa nila, kanila. Doon, ah, baba, sample okay. Nag-bloodletting tayo, for example, dito sa Rizal Medical Center. Okay. Nakakuha sila ng dugo. Yung 30 bags natin, kung 100 bags na nakuha na, yung 30 bags natin, nandun na, naka-stack na rin doon. Okay. And then, kukunin lang natin yon paunti-unti, hanggang maubos. And then, pagka malapit na maubos, then that's the right time for us to create another blood donation drive. Oh, okay. Was there a time, Sir Nap, na kunyari dito sa specific hospital, naubos na yung stocks nyo doon, yung 30? Eh, kailangan talaga ng isang, you know, family doon, di ba? On that very moment. Was there a time na humingi po kayo sa kanila, like from their 70% at pinagbigyan kayo? Nangyayari po ba yung ganun? I could give few hospitals na talagang ganyan. Antondo Medical Center, Rizal Medical Center, UARM, Our Lady of Lourdes Hospital. To name a few, marami pa na kahit na nag-exceed na tayo doon sa 30% na nakuha, if the need arises at naka-confine doon sa hospital nila, and even kahit hindi naka-confine sa hospital nila, at naglambing tayo at meron tayong tutulungan na pagbibigyan tayo as long there is a good number of blood stock during that time na nag-request tayo sa kanilang refrigerator. I see. Okay, that's good. Kasi diba, kaya yun ang magandang, kasi nga yung rapport, napakagandang bagay mong gain. Napakaganda ng samahan. That's right. Yeah, na-establish na yung relationship. Yeah, maganda po yan pag ganun. Ngayon po, syempre, pandemic ngayon, di ba? May mga COVID cases, but you are still conducting bloodletting. How do you ensure po yung safety? Kasi hindi natin masasabi, di ba? Sa dami ng pupunta, dahil hindi naman siguro limited yan to specific number of people lang, di po ba? Yes. Paano nyo po ginagawa? Simulan muna natin na the only thing na kung bakit nagagawa natin kahit na pandemic ang ating blood donation drive is simply, meron tayong hawak na DOH Memorandum 0124. Naki-indicate doon na ang blood donation ay inaallow. Exempted ito sa mass gathering provided ito na yung papasok, yung strict implementation na sinasabi natin ng safety protocol. First, lahat ng pupunta hindi namin iaallow kung wala silang face mask. Second,
disinfecting of hands bago pumasok sa loob ng blood donation drive. And third and most importantly, bago sila dumating sa blood donation drive natin, nakaayos na ang physical distancing ng mga upuan. At doon lang sila mauupo. Hindi sila pwedeng mag-roam around, hindi sila pwedeng magka... Dahil meron tayong mga in-assign a safety protocol team o committee para i-encourage yung mga naroroon na sumunod doon sa existing guidelines. I see. At dito, hindi naman necessarily na lagi silang sinisita. Sila na mismo ang naninita para sa sarili nila. Kasi alam naman nila na kaya natin ginagawa ito, pare-pareho natin gustong tumulong. Kaya tayo pumunta sa area, gusto nating safe ang pamilya natin pag-uwi, pero nakagawa tayo ng pagtulong, kaya tayo mismo ang igagawa ng paraan o kaparaanan para umiwas dun sa siksikan. Oh, okay. Eh, pero paano po yan, Sir Nap? Kasi hindi naman po lahat ng tao, di ba, ay, kunyari, sabihin natin, yung iba pala may COVID, pero asymptomatic, hindi niya alam na may COVID siya. Eh, may testing po bang nangyayari dun sa bloodletting bago mag-donate? Kasi you'll never know that that person donating has COVID, di ba? Yes. Meron po bang swabbing dun? Miguel, oh, sa ngayon, wala tayong testing na ginagawa bago sila mag-donate, kundi stricter ang measures ang ginagawa ng ating mga doktor para bago sila i-admit. The moment na nagkwento sila na meron silang exposure doon sa bahay, immediately pinauwi na po yun. Okay. May ubo, may sipon, may lagnat, or anything, sore throat, immediately denied na po kaagad at pinalalabas na kaagad. Dahil iba po ang entrance area sa any blood donation drive namin at iba rin po ang exit area. Okay. Kaya pag nakapasok ka na sa entrance at sinabi sa iyong deferred ka, kung tawagin namin ng Gail, hindi ka na iaalaw na makapasok doon sa susunod na area para matesting ang dugo mo or kuha ang kandugo. Immediately, may exit area na po at doon ka na palalabasin. Pero Sir Nap, naman kasi sa blood naman, pag iti-testing nila, madedetect naman po yun, di po ba, kung merong COVID yung tao? Tama po ba ako? Hindi po. Madedetect ba sa blood? Ano po? As of now, ang existing na contagion diseases na tinetest pa lang po yung lima. Which are? HIV, Hepatitis B, Hi, Sir Louis. Hepatitis C, uh-huh. Malaria, and syphilis. Hi, Sir Louis. Good afternoon. Hi. At pagpatuloy natin yung pinag-uusapan natin, Sir Nap. Would like to welcome on the show one of our pogi co-hosts. Sir Louis, hi! How are you? Happy Saturday! What Brother happened Louis. To your... Why? Bakit po kayo nagkaroon ng dental surgery, Sir Louis? May nakagat po ba kayong sobrang tigas? Ano nangyari? ano naman namang kinakain mo? Yeah, nga, di ba? I mean, you have a good set of teeth. So why you have this dental surgery? Una-una, great afternoon to everyone. And thank you so much, DJ Gail, for spearheading this along with the very, very good Sir Nap and Dings. Great afternoon. Yun lang, bago pa ibang interpretation ng surgery sa ngipin ko at pinagkaagat ko, well, it's a long process na, it's a delayed process. Matagal na siya dapat. Kaya lang with all this pandemic and stuff, na preempt lang. So ngayon lang, I didn't actually expect na ganun. But it was for the better na magkaroon ng konting stitch kasi doon. So I don't want to gross people out, but that will help. That will help make the healing faster. So yun lang. Okay. Pagpumadali ko kanina just to race for this show, medyo na bad bite Sorry. Pa ako sa ulam. Oh so, no, it's okay. It's okay. It's great to be invited. It's always an honor with Sir Nap and for the furry animals. Si Bro Dinky there. So, lots to learn. Lots to learn. Salamat sa lahat na ikinig at hindi kayo lumiliban sa mga programs dito sa Hit Radio just to be informed, just to enjoy and all. Thank you. Thank you so much. Pagupit, yeah. Nagpabango pa ako, tas online radio nga pala. Nga. So, ayos. Ipapakita nyo ba sa amin yung surgery nyo? Kamot. Ipapakita nyo ba sa camera? I'm curious. Well, sana tapos na lahat mag-lunch, pero 2 p.m. sana mas maraming makabuluhan. But thank you for your concerns and all. Yeah, yan, galing ng topic. Yeah, we're talking Saturday. Kasi syempre about blood donation, diba? What about you, Sir Louis? Do you
donate blood regularly? Would you like to share your experience? Ako, yes. Hindi ako, one reason kung ba't gusto ko sana magkaroon ng tattoo, you know, once in your life, get a tattoo. Pero one thing that stops me is, yun nga, baka hindi ka na mag-qualify to donate blood. Yung iba nagsasabi, oh, pag 1 year, pwede na and all. Pero I don't want to stain it kasi it's important, no? When you share it, when you give it, it's important that it's clean, maayos, and then, so, hindi ko ginagawa. And then, hindi ako regular nag-donate. But when people ask me, I'm ready. You know? So, ganun lang. Kasi pagka may feeling din ako na pag lagi ako nagdo-donate, tapos may biglang family member na kailangan, ay, teka, wala pang 3 months eh. So sayang, di ba? So, I'd rather keep myself healthy. And then when it's needed, yan, that's the time I'll give blood. So, hindi ako nag-hesitate to donate blood, if ever. Oh, okay. I think, ano, we can ask Sir Nap about that. Sir Nap, pag nag-donate po kayo, how long before you can donate again? Donate again? Kagaya sa akin, pereses blood donor ako. Ito yung 6 bags, di ba? Yes. Yung kinukuha sa akin, tapos 2 hours na kong kinukunan, lahat ng pula ibinabalik. Lahat lang ng platelet concentrate, kinukuha sa akin, 6 bags. After a week, pwede na naman uli ako mag-donate. Kung ganun klaseng method. Kung ganun po. Eh, yung iba po, yung, like, yung regular. Na yung regular. Ito yung tawagin nating mga normal. Oh. Na mga pag-donate after 3 months. Pwede so, na ulit tayo. So, 3 months talaga. Okay. After 3 months. Oh. So, sa tunog kong abnormal. Siguro, kung natanong mo na rin lang yan, nagbibigay na rin tayo ng awareness sa mga tao. Yeah. Isa yan sa pinaka-laging pattern natin. Mm. Yung after 3 months, pag nag-donate ka na ng dugo, pagka ikaw naman ay may pierce, yung butas ng tenga, nagbutas ng dila or sa may ilong after 1 year at saka tattoo, 1 year. Okay. And then kapag ka nanigarilyo ka naman, dapat after 12 hours, pwede ka na uling mag-donate. And then pag nanigarilyo, pag uminom ng alak, after 24 hours. Sa mga kababaihan, kagaya ni Ma'am Gail, na kapag ka gustong mag-donate at meron pa siyang menstruation, period, hindi ina-allow. Dapat after 5 days. Five days after that, si Doc, eh, pag pumunta ang aking blood donor sa kanya, alam niyo po ba na after 1 month, saka lang siya pwedeng kunan ng dugo? Pag nagkaroon po ng dental extraction, Doc, after 1 month, Doc Louie. Diba? So, okay. Kaya nga, hanggat maaari, umiiwas kami na, teka muna, donate ka muna ng dugo bago ka pumunta sa doktor, sa dentist. Kasi pag nakuhin, imagine yung 1 month, malaking bagay na natulong niyan sa industry ng pagdo-donate ng dugo. At bago naman kunan din ng dugo o bago mag-fill up ng form, napaka-importante nito. Si Benedict, pasadong-pasado. 50 kilos and above eh. 410 pounds and above. Yung pagka below dyan, they will not allow you to donate your own blood. Tapos lately, nagulat nga rin ako, ngayon ko lang nalaman at dagdag kaalaman na rin ito, na kapag ka naglalagay pala sa mukha ng kung ano-ano, meron silang, I do not know kung ano yung sinabi na inilalagay sa mukha. Ano yung nilalagay niyo, Sir Louis, sa mukha niyo? Sa mga babae. Hindi, sa mga babae. Sa babae ba? Akala ko Sir Louis. Salamin. Salamin lang sa mukha ko. Ito ba yung pampaputi? Something na mga gamot sa mukha. Nagulat ako, dininay nung doktor eh. Tapos pagka maraming tagyawat, may pigsa, bawal. Kasi nga, siyempre, magta-transfer yan sa salinan. Tapos kapag ka nag-intake naman ng antibiotic, on your last day, you count 7 days. Tsaka ka lang ulit pwedeng mag-donate ng dugo. Okay, so marami pala talaga mga ano. Yung pinaka-importante dito, ito, yung 6 hours of complete rest. Hindi yung natulog ka ng alas 2, gising kang alas 3, 1 hour. Tulog ka ulit ng alas, hindi. Eh si Sir Louis, 4 hours lang siya lagi natutulog. Naku, masama so, yun, hindi pwede. Maganda yun. Ano naman kasi pinagagawa mo. 4 hours ba yun? Parang lagpas naman. May mga times. Pero ito yung sinasabi naman ni Sir Nap is, ini-schedule ka naman. Kunyari, alam mong magdo-donate ka ng blood.
you take the ampo, a lot of fluids, then get well rested. Then yung mga checklist nung nasabi siya sa atin ni Sir Nap. Kasi nung last time nag-donate ako for a mom of a friend, may schedule dun eh. Nakalagay sa may Red Cross ako nag-donate. May nakalagay doon, today's date is ganito, your next is about, yun, naka-calendar na 3 months. So, take note mo lang yon na that's the time na pwede ka mag-donate ng dugo. I think, lahat naman yan ng mga precautions na nasabi ni Sir Nap about like, yung mga nilalagay sa mukha kasi na-absorb ng skin natin yan, lahat o, the antibiotics and all. It's just to eliminate really any adverse reaction na like allergy dun sa tatanggap na posibleng tumanggap. And then, syempre, less na rin yung pag-process no, ng mga blood na yun. Kasi I believe pagka nag-extract ng blood sa'yo, ganun din ginagawa. No? Tinatanggal yung red blood cell, tinatanggal yung platelets, pinag-ihiwa-hiwalay. Kasi iba-iba yung pangailangan. So, yung platelets doon, dinodonate sa mga taong ganun, nagka-dengue. Diba? Hindi naman nila kailangan yung red blood cell. Eh, isa, may na-aksidente. Doon ibibigay yung red blood cell mo. So, dalawang tao parang na natulungan mo because of that. So, yun, pinag-iingat. That's why ako rin, yun nga, yung paglagay ng tattoo is medyo iffy talaga. So, huwag natin sayangin, no? Kasi laking maitutulong yan sa kasama natin. Dahil na, sa lab, may mga times na family member, kahit nga naging bayaw ng house help namin, malapit Pasko ata yun o New Year, eh, talagang punta doon eh. Diba? Kasi, pero Sir Louie, gusto mo talaga magpalagay ng tattoo? Saan? Sa likod, sana, trident, gano'n. Gusto mo, sa mga times na, you know, once in your life, you want to, gano'n. Diba? So, dati, college, okay, hindi ko alam kung dapat tularan to, nagpalagay ako earring. So at least na-experience ko na, nagpa-long hair ako. Grow your hair while you still have it. So nagbabambok. May kalbo. So I have stories to tell. You know, na yung mga susunod sa akin. Pero yan, yung tattoo, talagang iffy ako kasi nga, nanghinaya ako sa blood. Yan yung major reason why ayokong, I refuse to get a tattoo na lang. Siguro pag matanda na or may ano, Sir Nap, no, na ma-disqualify na ako. Then siguro, 'di ba? Kunyari nagkaroon ka ng may illness, sir, 'di ba, na hindi ka na pwedeng mag-donate, hepatitis po ba 'yon? Hepatitis B. Pag nagkaroon ka na noon, hindi ka na talaga pwedeng mag-donate. Or well, syempre ano pa rin 'yan, 'di ba? If it's a family member and it's life and death. 'Di ba? Parang ganoon eh. You'd rather risk that than really 100% dying, but as much as possible, yun ang nag-aano sa akin, nag-stop sa akin. Just pero bakit ganun, hepatitis B, bawal? Eh, what if nagkahepa yung tao sobrang, ano na, like 20, 30 years ago, bawal pa rin? Bawal yun. Depende na rin sa doktor yan, ina-assess siya. Pero to add to that, ako, kaya hindi ako makapag-donate because I had hepatitis B when I was younger. Mm-hmm. Pero so, tagal na po yun, Sir Benedict, di ba? Like half of your age na ba yun? Okay, sige, diin mo pa, yun? Diin mo pa. Okay, sige. Parang iba eh, di ba? Kasi is, yung dugo mo carries the disease. So kung kanino ibibigay yun, baka mag-develop yun dun sa pinagsalin ng dugo mo. So just lessening probabilities. So nag-stay talaga siya sa blood yung HEPA B kahit na hindi na? Parang ano eh, may predisposition na kasi nga it's in the blood na. So yung pagsasalinan, maaring ma-develop. Hindi naman guaranteed na makukuha niya. Pero you know, you pass it, pinasa mo sa tao. Okay. Eh, syempre nga, malaria din ba? Ganun? Malaria din? Malaria, no. Kasi galing naman mosquito yun. Oh. So, okay. Pero yung sa blood transfusion hindi. Pwede ka pa rin mag-donate. Pwede pa rin, I think, no. Pero you have to be tested na safe ka na mag-donate, diba? Kasi nasa questionnaire 'yon, 'di ba? Oh, nasa have you been to Africa, malaria area, Palawan, ganun. Yes. Na dati notorious yung Palawan, pero ngayon very safe na rin naman. Yes, but syempre, so, lessening the probabilities lang talaga. Oo, which is yun ngayon, yung pa rin 'yon. May I add, no? Good. Existing yan, ha? They will not allow you na mag-donate ka ng dugo dito sa Metro Manila pagkagaling ka ng Palawan because of the malaria outbreak na nangyari sa Palawan.
Yun. Yun. At least, naidagdag kaalaman na naman tayo, ha? Dito sa amin, Sir Nap, maraming Palawan. Paano po yun? Maraming pupunta sa Palawan. Padala yun. Iba yung pinipilahan na tayo. Tapos, ito pa, napakaganda i-share ko sa inyo to, nabanggit na rin lang ni Sir Louie ito. Do not let it happen into your life. Na pwede kang mag-donate ngayon, and then nung nagka-edad ka, tsaka mo gustong mag-donate, hindi ka na i-allow. For reason, marami ka ng intake of medicines, hindi na kaya ng katawan mo. Why not now? Well, kaya pa. Yung tsaka na, kasi then. Why not make it now? Ang ngayon ng pagtulong, ngayon maraming nangangailangan ng tulong. True. At huwag nating i-allow ang sarili natin yung frustration for the rest of your life. Na nag-iisa ka, gusto mong tumulong sa kapwa, eh meron ka ng sakit. Siyempre, as we go, as we age, di ba? Tuloy, hindi naman pwedeng sabihin natin, for the rest of our life, healthy tayo ngayon. Yeah. Yan ang mindset ko. That's as right. long as I live, na yung healthiness ko, ramdam ko, I will make myself available to anyone who is in need of blood. Wow. For the rest of my life, and this is Dugong Alay Dugtong Buhay. That's wonderful. For free, ah, for free. Yun pero yung balik tayo dun sa ano, sa HepaB, kasi di po ba marami naman, pwede naman itetest ulit yung tao, di ba, kung meron pa siyang, I don't know what you call that, strain or something. Eh, ba't di nila gawin yun kung willing naman po talaga yung taong mag-donate na nagkaroon ng HepaB in the past? Doon na pumapasok ngayon yung subject to the approval of the doctor attending you. Yun na yun. Okay. Mahal po ba magpa-test nung sa ano, sa HepaB? Kung titignan mo talaga at nagpa-testing ka, it costs thousands of pesos din ang aabutin kapag ka nagpa-testing ka. Dito sa sa blood donation na ginagawa natin o bloodletting na ginagawa natin, not a single cent gagastos ka, nalaman mo pa na kung ikaw ay mayroong problema o wala sa katawan mo. And you will also be notified by our medical team through a medical counseling pag may nakita sa iyong positivity. Halimbawa, sinample, nag-positive ka sa AIDS. Tatawagan ka nila for a medical counseling. Libre na naman yun at kukunan ka uli ng dugo doon sa ospital na yon. For free yan, ha, para magkaroon ng kung tawagin natin is confirmatory testing. Okay. Kaya Sir Louie, ha, mag-ingat kayo, Sir Benedict. Ingat. Lahat tayo. Kami na naman. Siyempre kasi, di ba? Kami na naman na nakita mo. You really have to be careful. Now, way back, 1994, Sir Louis, siguro, Ma'am Gail, malaman din ninyo, I strongly believe si Benedict alam na ang history ng Dugong Alay. Kahit na sino ang lapitan ko during that time, way back 1993, 1994 na yan, no one believes in me. At sabi nga sa akin, ng best friend ko na doktor, Nap, kung totoo yung sinasabi mong advocacy na magbibigay ka ng libreng dugo, ito ang mineral water. Dalin mo sa water refilling station, palagyan mo ng tubig, may bayad o wala. Isa lang naman ang sagot natin. Okay. Sir Louie, Ma'am Jane, di ba? May bayad. Okay. Kita mo na na, tubig pa lang yan. Tapos sasabihin mo sa akin na ang ospital na to maglilibre, magbibigay ng libre. Ito pa, the following day, as if I was stabbed sa likod ng kaibigan ko. Best friend ko yan eh. Kaya ako, I believe na kung sasabihin ko sa kanya, maiintindihan niya dapat ako. Isa lang ang sinabi na naman niya sa akin. Now, after ko sabihin to, itigil mo na ang pagkukwento sa akin kung ano yung sinasabi mong advocacy. Ah. Tignan mo yung gulong ng motor. Gulong, okay. Malambot. Pahanginan mo yan. May bayad o wala. Kasi during that time, way back 1993, 1994, 2 pesos po yun nung unang panahon. Pag nagpahangin ka. Ngayon, I believe, baka 10 pesos na yata ngayon sa Shell o 5 pesos ang iaabot mo sa pag naghangin. Kita mo na, Nap, ano yung gusto kong iparating? Bakit sinasabi ko sa iyo at i-consider mo na hindi matutupad ang advocacy na yan? First, ang tubig may bayad. Second, hangin. Ibig sabihin, pag pinahanginan mo, ang hangin may bayad. Tapos sasabihin mo, libre. Eh, service yan. Maggagawa ng servisyo yan. Pe-prepare ang dugo, ite-testing ang dugo, and everything. Tapos sasabihin mo, dugo, that was 27 years ago. Now, supporter siya ng Dugong Alay Dugtong Buhay. Wow, that's good. Very good. At least kinain niya yung mga sinabi niya, di ba? So you started in 1994? Oh,
ano ako noon, first year college. Ewan ko. Tabi yung mga paa, naapakan. Uy, totoo ha, 1999 kaya ako nakatapos ng college. Pati kamay, pati kamay. Ang may nabanggit ko rin ito kanina. Uy, grabe talaga. Ang mean talaga nitong dalawang kasama natin, Sir Nap. Napakahirap mag-explain ng advocacy during the time kasi ang telepono during the time, alam ko hindi nyo na naman ito inabot. Kulay black ang telepono noon. Rotary. Zero. Rotary. Yes, yeah. Pero ibabalik mo uli yun doon. Yeah, pag naabutan ko po yun. Ibabalik mo uli. Opo, pag magdadial. 8, ibabalik mo sa 8. 7, ibabalik mo sa 7. At ang mode of communication natin noon is PTNT pa lang nung unang panahon na yan. Yes. Paano ka magko-communicate ang pager during that time? Hirap na hirap akong ipaliwanag. Siyempre, isa lang ang pwede mo sasabihin mo, tatawagan mo pa muna eh. Ang babasa lang nun, yung owner. Yeah. True. Hirap. Kaya sabi ko nga, paano, kaya nga, if you only know Mungail, Benedict, and Sir Louis, if I believe dun sa mga taong nagsabi sa akin na I did not stand my ground, walang more than 20,000, more than 30,000 na nabigyan ng dugo na nabuhay ngayon. Wow. Kung nakinig lang ako sa kanila nun. Kasi talagang pinangatawanan ko a leader. Apo. I am a leader without a follower. I can make it. Yeah. Kasi yun po talaga Louis, yung siguro mangingiti ka ngayon this time nung tinignan ko ang definition ng insanity during that time way back 1994 kasi wala nga naniniwala. So tinignan ko na yung definition ng insanity. Mm-hmm. When you do things over and over again and expecting some other result, that is insanity. Sabi ko mukhang ito na nga. Lahat ng sinabihan ko, walang nagsawa. Lahat ng sinabihan ko, same manner ang reply sa akin. Yeah. Kaya, since then, I kept myself numb at gumawa lang ako ng paraan. Donate lang ako ng donate ng dugo. During that time, mag-organize man ako, nag-donate yung mga malalapit sa akin, mga BFF ko during that time. Nagdo-donate, tsaka pag nakapag-donate, tatanungin, para saan ba yan na? Ang hirap pa rin ipaliwanag. Not unlike today, ang generation natin ngayon. I'm thankful. Sir Benedict, I'll take this chance, ha? Yung gumawa ng ating magandang tarp design. Yung poster natin. Aba, si Sir Jojo Bermudez. Yeah. Talagang, ang galing ng gumawa. Talaga, ang galing. Hindi ko ine-expect na ganyang kaganda ang kanyang imahinasyon para gawin ng isang isang konsepto na ganyan, napakagaling. Thank you talaga, Sir Jojo. Thank you. Yeah, thank you so much, Sir Jojo. Ayan, incorporation tapos, a lot of challenges were also involved on Gail, Sir Louis, a lot of challenges. First, imagine ang mga hospital. No one believes. Dahil nga, binabayaran ang dugo sa kanila eh. Bakit pa ako kukuha ng libre sa'yo eh, binabayaran niya ako dito. Kaya yun lahat dinaanan ko kung paano ko napaliwanag sa kanila at naipaintindi. Uh-huh. Now, with proudness, partner natin at may MOA tayo sa Asian Hospital and Medical Center, Makati Medical Center, St. Luke's Global City and Quezon City, the Medical City Clerk, St. Louis University of the Sacred Heart Hospital sa Baguio, sa Lipa City is Mary Mediatrix Medical Center. Nabanggit ko na ang Chongwa Hospital sa Cebu, Las Piñas General Hospital, Providence Hospital, Ace Medical Center, Quezon City, Pateros and Valenzuela. To name a few, there are 40 public and private hospitals na may MOA tayo. And they all believe in the cause that we will be giving the said free blood. No matter what, yung denomination pagdating doon sa beliefs niya, sa religion at saka status sa buhay, hindi tayo namimili. Pero masigit na bibigyan ko ng malalim na pagtingin kung kapos at yung walang-wala sa buhay ang ihingi sa atin. Mas gusto ko silang mas matulungan. That's right. Sir Nap, tatanong ko po, ano yung first hospital na naniwala sa'yo nung back in, you know, several years ago, para makipag-partner itong advocacy. Rizal Medical Center. I approached the blood bank at na-meet ko doon yung medtech sa harapan at sinabi nga niya sa akin during that time na, Sir, maganda iniisip mo. Pero parang mahirap paniwalaan. Okay. Mahirap paniwalaan kasi wala ka namang organisasyon, wala ka namang pwedeng saan mo kukunin ng donor. It happened na during that time nakikinig pala yung pathologist while
na mayroong isang harang sa likod, okay, nakikinig. Pero tatlong beses pa akong bumalik sa pathologist. Mm. Para una, alamin niya muna, saan mo kukunin ng donor? That's the biggest challenge during that time. Of course. At paano mo paniniwalain ng donor na libre ang pagdodonate niya ng dugo? Kasi during that time, Sir Louis, Benedict, and Ma'am Gayla, may bayad po ang pagdodonate ng dugo during that time sa mga existing pa kasi noon ang mga private blood banks. Yeah. Kaya hindi talaga matutupad. So, isipin mo, isang nagdodonate ng dugo, babayaran, tapos pagka pumunta ka kay NAP, libre. So, pipiliin siyempre nila yung may denomination ng dugo. Diba? Yes. Okay. So, yun, ang bigat ng challenge talaga. And I was left alone no matter what explanation what that I'm doing to these people, to my closest friends of mine. Kasi nga, mahirap talagang ipaniwala na mayroon pa, may libre pa ba? Services nga, magbuhat ka lang sa divisorya ng mga paninda, hatid mo hanggang sa kanto, babayaran ka pa rin eh. Yeah, ito pa ba na matinesting ng age? Kaya ang mindset ko talaga during that time, no matter what, gagawa talaga ako ng paraan. At all, no matter what, at all costs. Sabi ko, pagsisikapan kong matouch ko ang buhay ng maraming tao through this advocacy. The advocacy of saving lives through my organization ay tinatag way back 1994, na Dugong Alay Dugtong Buhay. So yung tinatag nyo itong organization nyo, single pa po ba kayo nung time na yon? Or may family na po kayo? 1994, meron na. May asawa na at may anak na rin po ako during that time. Buti po, kasi 1982 po ako gumraduate noon as medtech eh. Okay. Ah, medtech po pala kayo, sir, na. Okay. Buti po, ano, hindi naman, yung wife nyo, buti hindi naman nagalit sa inyo. Like, ano ba yung pinagagawa mo? Totoo, tama yan. Talaga, Ma'am Gail, parang gusto na kitang i-hug ngayon sa mga tanong mo. Pwede naman po. Hindi, you nailed it, you hit it. Kasi, ang first instance na pagka, imbis na dapat natutulog ka na, di ba? At the middle of the night, may mga magtatawag sa telepono. Yeah. At sasabihin, may nangangailangan ng dugo, nagbe-bleeding ko ang asawa ko. Right. Hindi ako makakatulog sa gabing yan hanggang hindi ko na-address na mabigyan ko ng dugo yun at mapasalinan ko ng dugo. Yeah. There are a lot of moments na talagang bumabangon ako this oras gabi. Siyempre, isang malaking katanungan yan, di ba? Natutulog ka na, nakapantulog ka na, and then mabibihis ka at the middle of the night. How can you explain the advocacy to a person na hindi naman niya naiintindihan at wala nga naniniwala? At saka during that time, ito po, Ma'am Gayla, kahit natulungan mo na yan, walang sense of thing na para masabi niyang, oh, totoo yan. Kasi wala naman kayong, di ba, ang landline yung kulay, yung tatawag lang sa landline, ganun. Nakuha lang daw niya, may nagbigay lang ng telepono ko doon sa natulungan ko before, tatawag sa akin, makakausap ko na siya sa landline. Okay. Walang reason para makwentuhan niya yung iba na ganito, ganyan. Yes, that's right. So, paano niyo po na-convince yung family niyo na yung advocacy niyo? Next year lang po, nung ginawa ko na po yung gabi ng pagkilala, pasasalamat at parangal. Kasi hindi ko po pwedeng isama sa bloodletting kasi hindi naman niya alam talaga kung ano ba yan. Kahit sabihin mong blood donation drive yan, hindi, mahirap intindihin eh. Pero nung nag-start na po ako ng gabi ng pagkilala, pasasalamat at parangal, ino-honor ko po lahat ng mga nakakasyam na napagdodonate ng dugo. Okay. Binibigyan ko sila ng award as Dugong Alay Dugtong Buhay Blood Galloner Award. Awardee siya niyan. May pin din po. Lahat kasi po, ako dati, sayang nawala ko yung pin eh, being ako, a galloner. Lahat po nang nakapag-organize na ng tatlo pataas na blood donation drive, automatic yan, binibigyan ko ng award dyan. Wow. The Gold Medal Award for Service Excellence. Pag nakahit ka ng 500 blood bags ang nakuha mo, bibigyan ko naman ng Platinum Award. Si Sir Benedict, meron na po siya. Wala pa. Isa pa lang si Sir Benedict, hindi pa nasundan. Itulungan natin yan, Sir Pero, Benedict, tsaka Sir Louis. Kaya nga, tapos, pagkalimbawa naman, nakapaggawa ka naman ng blood donation drive, certificate of recognition. Depende kung ano yung naging, ano now, yung iba naman po dito sa Dugong Alay Dugtong Buhay, to be honest with you, maraming mga anonymous person. Eh, namit nga ni Sir Benedict yung mga nagdadati nga ng mga pagkain. Ayaw nilang paalam kung sino sila. Okay. Sila ngayon, pagka consistently ha, in a year time,
tumutulong talaga. Pero walang number kung ilan. Kung ilan na itinulong, walang ganun dito, walang bilangan. Pero consistently, pinararamdam niya ang kanyang pagtulong na unconditional, nagiging sila candidate as honorary member ng Dugong Alay. Wow, and then pag good. Na-confirm na sila, at binibigyan ko yan ng ano, dito namin yan, nagkakaroon kami ng induction and confirmment dito sa Club Pilipino. Diyan namin ginagawa yan. Yun. And then after, after niyan, at naging honorary member ka na, candidate ka na ngayon para maging chairman ng mga units respective committees. Meron po tayo niyan. Okay. And then, nice. As time goes, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa mo. Nag-organize ka ng dadleting. In your own unique way, gumagawa ka ng pagtulong, nare-recognize ng Dugong Alay yan. Eto na, pwede ka nang maging officer ng Dugong Alay, Dugtong Buhay. Ah, so meron din then, pala kayong ganon. Okay. Yes, and then, eto pa. Pagka, yan, katulad nyo, nasa media tayong APAP ngayon. Abay, pwede kayong maging kasama ng volunteers group ng Dugong Alay, Dugtong Buhay, Speakers Bureau. Ano yun? Okay. Hindi ko kaya kakayanin talaga, Ma'am Gail, Sir Louie, Benedict, ang makapunta sa kung saan-saan. Ibig sabihin, nagsasabay-sabay yan. Halimbawa, mag-o-organize ng bloodletting ng Batangas. Pero bago ako makapadating doon, may patawag ang Vice Mayor's League of the Philippines. 28 Vice Mayor darating doon para imbitahin ako. E, siyempre, paano ko naka-oo na ako sa Pangasinan na na-oo ko na? So, sa Speaker's Bureau, at pinagtitiwalaan kita na ito itong diniscuss natin, kaya mong i-discuss doon, by all means, ikaw ipadadala ko doon. And you will be honored by introducing you as the honorary member of Dugong Alay, Dugtong Buhay. Sabihin nila yung pangalan mo. Ikaw na ngayon na mag-discuss doon. Wow. Kinakailangan lang, dadaan talaga muna. May seminar to eh. Benedict, nakadaan ka na ng seminar eh, di ba? Yes pa. Oh. Na-attend ko na po yun. Seminar to, hindi ka pwedeng basta bitawan sa kahit saan. Kinakailangan yung complete awareness. Ayoko kasing at the end of the day, bigla mong sasabihin, wait, call a friend. May tanong kasi sa iyo doon na hindi ko ma-address. Kaya, bago mag-anap, pero itong na-discuss ko sa inyo, these are all part, especially the four questions lodged by Ma'am Gail. Talagang, nakita mo na naman, sumasaludo ako sa iyo, ha? Kasi yun ang madalas na itinatanong. Nagpana lang po ako kila, ano, kila Sir Benedict, tsaka kay, ano, Sir Louis. You nailed it, eh. Yung mga tanong na madalas itinatanong galing sa field. And then, paano ba ang pag-organize ng bloodletting? Sir, na gusto ko talagang maging member ng Dugong Alay. Paano ba mag-organize niyan? Doon dumaan si Benedict sa kung tawagin natin is tagadug-tagadug sa puso niya. Bakit? Kinakabahan siya. Di ba, dumanas ka, Benedict, ba? Kung dadating ba ito, kung hindi. Yeah. May pressure eh. Kasi nagpe-prepare ang bloodletting team natin o yung mass blood donation team natin ng mga blood bags. Okay. Nagpe-prepare din sila ng juice and something to eat nang makukunan ng dugo. Frustration on our part kapag dumating doon tapos walang donor halos. Kaya sikap-sikap talaga tayo na kung paano gagawin. Doon, noong April 3 with 800 na dumating, Sir Louis, medyo na late ka lang, inform lang kita, last April 3, 800 na dumating. Just imagine kung paano na-invite. Pero with all honesty, itong mga taong pumunta doon, puro lahat yan, pay it forward. Mga dating natulungan, nadugtungan ng buhay yung nanay, nadugtungan ng buhay yung anak niyang may dengue, nadugtungan ng buhay nung na-aksidente silang mag-anak, lahat yan, pay it forward. Sila ngayon ang nagdadala ng donors. It's time na ginaganap ang Foundation Day ng Dugong Alay, of which 27th founding anniversary ng Dugong Alay yon. At na-tsempo po birthday ko nung time na yon. April 3, noong natin ginawa ang blood donation. Kaya, pero nung ginawa namin yung blood donation drive sa Philippine Heart Center 2 years ago, nung wala pang pandemic, 600 ang dumating doon na puro lahat nakamotor. Ang dami. Dami ah. 600. So April 3 po yung parang ano to, ang tawag doon, Foundation Day ng ano nyo? That is the Foundation Day of Dugong Alay, Dugtong Buhay. And that is that falls ng birthday ko. Pero next year, April po, papatak ang Sunday
Diyan naman po gaganapin ang bloodletting. Hahanap na po ako as early as now ng isang napakalaking lugar para no matter what, kung meron pa rin tayong pandemic or what, tuloy talaga, hindi kami titigil nila, Benedict. Tayo, hindi tayo titigil. And I'm inviting your club to be part of this noble activity, this advocacy na you can whatever share you want to. Magmula rin sa pagdodonate ng dugo, pwede kayong mag-invite ng mga donors, pwede kayong mag-sponsor ng food ng hospital team natin, pwede rin kayong mag-assist as a registration. Maraming pero paraan. Ng report ng inyong club para meron din pong maire-report sa district. Kasi as past president ng Rotary, requirement talaga ang pagkakaroon ng projects na inire-report sa district. Yes, of course. Definitely po. Opo. And dugtong ko lang doon. Yeah, opo. Yeah, yung club namin ngayon, like si Marvin, yung president namin, he's a 6-star awardee kasi nga lahat ng projects na gawa niya. So definitely, on my term, 2 years from now, gagawin ko yan. And for this term din, yung incoming namin, yung PE, definitely, i-organize din natin yan. We'll partner with Dugong Alay as well. Thank you very much. Naman, marami ring matutulungan. Yes, I'm sure si Sir Louis is also a Rotarian. Di po ba, Sir Louis? Hindi pa. Pero I'm an honorary member naman kasi nag-conduct na rin ako ng various courses for a district. So, and they were kind enough to make me honorary. But quite proud na. Nakaka-proud being a member of these organizations that have a heart. No? Yeah. Parang nakikita ko pag tinitingnan ko, gear ang logo ng mga to. Parang hindi ata puso ang nasa loob ng makina. Tuloy-tuloy kung magtrabaho. Walang tigil eh. Walang kapaguran. Yes. Kaya siya Rotary. Yeah. So, kasi nung unang panahon na itinatag yan, they go in places para mag-meeting. Mm-hmm. So, may idea lang kayo nung itinatag yan ng ilang tao na iba't ibang denomination ng hanap buhay nila. Oh, ngayong araw na to sa bahay tayo ng Benedict, doon tayo mag-meeting. Sa susunod na linggo, ang meeting natin sa bahay ni Sir Louis, kaya Rotary. Iba, rotating, yan. Umiikot talaga siya. Rotating. Galing. Yan. That's how it all started. That's really good. So, ito lang yung isa sa mga organizations sa talagang tumutulong, di ba? Yung purpose nila is really to help, di ba? To help other people. Hindi naman kailangan mayaman to be a part of these organizations. You just have to have a heart, di ba? And blood. Yun ang importante. So, Ma'am Gail, that's good. Hindi doon yung mga meron dapat. Sorry? Ano po yun? Dagdag ko lang. Marami tayong honorary members dito sa Dugong Alay na from Masonry. Yung mga Mason. Okay. Mm-hmm. Meron dito honorary member din na nasa Eagle, Fraternal Eagle of the Philippines. Yung mga malaki sila. Ng Lion. Lions. Governor po. Maraming apat na governor po ng District 3780. Mm-hmm. Apat na governor, honorary members ng Dugong Alay. That's JCI. Name the different organization. Makikita halos mo nandito. Lahat nandyan na. Ang reason ko, pinagsama-sama ko sila under one organization for people to see na walang denomination dito. Kahit na ang samahan mo pa is Tricycle Driver Association, pwede ka rito. That's ikaw right. Ay governor ng ganito, pwede ka rito. Pinagsasama-sama ko dahil walang pinag-iba ang pangangailangan ng may kaya sa buhay. Walang pinag-iba ang mga kapos sa buhay pag nangailangan kayo ng dugo. Totoo yan. Yeah, that's gitna. True. Yeah. Dahil, di ba recently nga maraming buhay na claim, di ba? By COVID, kahit ang yaman na nila, wala pa ring nagawa yung pera nila, di ba? So dude mo talaga ma-realize na pantay-pantay talaga lahat. So you just really have to be kind and help as much as we can kasi you'll never know naman what's gonna happen to you. So donating blood is one of them. It's really very important. Kung ang Gail, tomorrow, meron tayong another bloodletting sa Bayan ng Agoncillo, Batangas. Nag-organize po nito is yung vice mayor ng Agoncillo, Batangas. Ang kukuha po ng dugo natin na pupunta ron ang Mary Mediatrics Medical Center na nasa Lipa, Batangas. Wow, congratulations po sa kanila. That's good. April 24, dito naman po tayo sa Barangay Malinaw sa Pasig.
Pasig. Ang buko naman okay. po dyan ng dugo is yung Our Lady of Lourdes Hospital. Oh, okay. Yung Lourdes. Mm-hmm. Mm, iba't iba po. Ang mga venues natin sa March 25 naman po is sa Barangay 17, mm-hmm. Covered Court, Delpan, Manila. Oh, Our Lady okay. of Lourdes Hospital pa rin po ang kukuha ng dugo. At sa May 1, nandiyan naman po kami sa lugar ng Pila, Laguna. Ang kukuha naman po ng dugo, ang Kalamba Medical Center. Pansinin niyo kung saan-saan yung kumukuha ng iba, dugo. Para pag medyo nailangan tayo, we can address it at mabigyan sila dun sa lugar na malapit sa kanila nang walang binabayaran. That's right. Pero yung kanina, Sir Nap, di ba nabanggit niyo po may blood donation dito kanina sa ano sa Cavite, sa Dasma? Para ako, saan po hospital yun? Covered court po. Ulit po. Saan hospital po mapupunta yung blood? Ang kumuha naman po ng dugo kanina na nadala na nila sa hospital ngayon, ang Tagaytay Medical Center. Ah, okay. Tagaytay Medical Center. I see. Kaya siguro, naka, sir, ilan Louis, po kayo kanina? Ilan po nag-donate kanina? Tayo. 41 bags. 41 bags ang nakunan. 70 blood donors ang dumating. Mm-hmm. Naka 41 bags tayo. Yung iba, deferred. Kasi yun nga po ang sabi sa inyo, yung stricter measures mm-hmm. ng pag-check. Pagka ikaw, kaharap mo ang doktor at gumaganong ka. Ay, sir, talaga? Kasi hindi sabihin may sore throat. Sandali lang po. Okay. Nagsasalita ka at medyo nararamdaman ng doktor. Medyo, alam niyo yung may sipon? Mm-hmm. I-deny ka na kaagad. Mm-hmm. That's how stricter now these days. For reason, okay. Siyempre, highest thinking na ng doktor yan. At siguro okay. sa Louis, mamgi, nagtataka rin kayo, Benedict, paano ko nakuha yung 40 hospital? Lahat siyang pinuntahan ko po. Wow, grabe. Napakalaki ng puso niyo talaga, Sir. Pusa po ako sa kanikan sa mga direktor. Ipanaliwanag ko ang advocacy. Mm. With God's grace, binigyan ako ng lahat ng approval at lahat kami nagmowa-signing. That's amazing. Nice. Opo. Eh, paano naman yung Sir Nap, yung mga kinakabahan lang? Siyempre, gumaganon lang. Tapos sabihin na agad ng doktor, wait. Yan yung, di ba, ang sabi ko po kanina is, maupo ka muna ron. Yeah. Without you knowing it, habang nag-BBP siya rito sa isa, iniobserbahan ka noon, pagka ganun ka ng ganun, at okay. inulit-ulit ganun, okay. palalabasin ka na kagad niya. Kasi inulit-ulit mo eh. Pero nung sinabing isang beses lang po yun, doktora, obserba ka niya kasi nag-BBP siya pero nakatingin ang mata niya sa iyo. Oh, okay. Sa mo. Pero bawal po ba magpakuha ng dugo, Sir Nap, yung sobrang kabado? Kasi meron po ganun, di ba, yung mga first time? Hindi po yun nakakontek. Maraming first time. Kaya yun ang kailangan ko ngayon, Ma'am Gail. Opo. Sir Louis, Benedict, kailangan ko kayo para pagka mayroong mga kinakabahan, ano po gagawin? Approach them. Talk okay. to them habang kinukunan sila ng dugo. Ganun po, nung wala pang pandemic, may mga kanya-kanyang role. Lalo na sa interview pa lang, tinanong sa labas pa lang, Ma'am, sir, first timer? Opo, first time. Kinakabahan nga ako. Kasi yeah. pwedeng umatras yan pag malapit na yung karayom eh. yeah. Ano yan? Kaya nga, I need volunteers who will be with me. Kasi lahat hindi ko kayang kausapin, Ma'am Gail. Just imagine, sabi nga ni eh, no, 'di ba? Ilang daan ang dumadating na tao, 100 tao ang dadating. Mm. Hindi ko lang kaya kausapin. Pero if there are people na kayang mag-explain, di, kaya mo 'yan. Alam mo 'yung bibigyan mo lang ng encouragement. Yeah. Isipin lang na 'yung tusok ng karayom na 'yan. Oo, may mararamdamang campaign. Malaki kasi. Pero 'yung saya na gagawin mo sa pamilya ng matutulungan mo at madudugtungan ng dugo. Okay. Di ba mas malaking bagay yun at isa kang bayani? Lagi nating i-inculcate sa isip ng mga nagdo-donate at tumutulong. Bayani kayo during this pandemic sa lahat ng efforts na ginawa niyong pagtulong sa kapwa. Right. Walang denomination kung ano yung ginawa mo. Basta ang importante, may ginawa kang pagtulong sa kapwa. Isang kaparaanan ng kabayanihan niyan sa kapwa. At lalo na pag nag-donate ka ng dugo at lagi mong ini-inculcate sa isip niya, you're a hero to someone. Ituloy mo yan. Kasi pag pero without him or her knowing it, pag nasimulan na kasingkunan yan, tuloy-tuloy na yan. Yeah. Kaya marami. Ito lang, nung nakaraan, labing walo ang binigyan ko ng Certificate of Recognition as Dugong Alay Dugtong Buhay Blood Galloner Awardee. May gift pack sila. Nakita mo rin sa Benedict, yung mga gift pack na yes, pinamigyan
Nakita ko. Aba, nagbigay ang iba't ibang mga friends. May nagbigay ng balot, may nagbigay ng itlog, may nagbigay ng juice, biskwit, burger. Ang dami kung ano-anong nandoon na. May nagbigay ng Jollibee, kung ano-ano. Pero not ever, not since na nag-ask ako anything. Basta't lahat lang sila mga nagdatingan at they feel and they know what particular help they could extend during that time na nandoon sila. That's right. Marami pa rin talagang mga mabubuting tao dito sa mundo, ano? Diba, Sir Benedict, Sir Louis? Sumasagot. Sir Louis! Ninanamnam pa nila yung sinabi. Ang sabi ko po, marami pa rin po talagang mga mabubuting tao dito sa mundong ito. Okay. Minsan naman, sabi mo nga, maraming mabubuting tao, pero minsan hindi nila alam kung saan sila in a way gagawa ng pagtulong eh. Yeah, totoo po yan. Matagal bago ma-discover yun. I just do not know kung si Sir Louis nakaranas na yung, alam mo, pag sinabi mong nakaranas na, yung ba may tinulungan siya, yung pala hindi naman pala totoo kasi scam pala yung tinulungan. Kaya minsan, kakaroon, nasabihin na nating trauma sa pagtulong kasi dati akong tumulong na to. Nanluloko lang to. At the end of the day, nabalitaan niya yung itinulong niya, hindi naman pala ginamit para doon. Mm-hmm. Totoo po yan. Kaya we need to be very, sabihin na nating attentive and scrutinize din natin yung organization. Kasi hindi naman yan magkakaroon ng pagkilala ng iba't ibang mga organisasyon kung yan hausyaw. Kung yan alam na yung sabihin, now you see, now you don't. Correct. Kaya lang, i-maintain ko pa rin ang dugong alay sa pinakamababang antas, yung laging kababa ang loob sa dugong alay. Yung simplicity lagi natin. Kaya kahit 27 years na, perhaps ngayon niya lang, kasi hindi po ako talaga, at alam ni Benedict, hindi ako mahilig talaga pagdating sa ano, si Benedict, hindi ko pwedeng tanggihan. Marami po, ano, mga invitations ng mga nagano, pero I would agree na sa sarili ko, ako rin kasi nagsasalita, mas gusto ko sa likod lang. Mas napakasarap nang nasa likod ka lang. Tumutulong, gumagawa ng pagtulong. Pero dito, sabi ko nga, minsan lang naman talaga na mas maraming wider people. Yung awareness ba na nagawa natin ngayon, yung mga tanong na address natin, somehow, people would learn na ito pala ang ganda nitong advocacy to. Kahit ano pang gawin mo na mga activity now these days, pamimigay ng bigas, dilata, pagkain. At the end of the day, malilimutan ka ng mga taong nakatanggap na yan. Pero in this advocacy, pagka nadugtungan mo ng buhay ang isang tao for the rest of his life, for her life, you will be remembered. At yan, alam ni Benedict, tignan mo. Hanggang ngayon, mapagpasalamat pa rin ang mga natulungan mo ng dugo. Di ba, Benedict? Apa. Napakasarap ng pakiramdam po pag nakatulong. Yes. Eh, how much more sa ito? Libo-libo. With more than 20,000 na nabigyan na ng dugo na buhay. Mm-hmm. Yes. Di ba? Mas feel. Kaya ngayon, ang nagiging role ko ngayon is to share this advocacy to more people. Kasi at the end of the day, hindi naman habang buhay din andito ako. Hindi ka, kayo ang generation na bata, ituloy nyo. Basta isa lang ang mark stand natin pare-pareho. We will never, ever sell the human blood. Yan yung panuntunan natin sa buong alay. Wow, napakagandang advocacy. Maraming salamat, Sir Nap. Next Saturday, pagpatuloy natin ang ating usapan about dugong alay, dugtong buhay. I'm sure marami pa tayong pag-uusapan. Di ba, Sir Nap? Napaka-wide ng topics. And maybe we can also feature yung mga nag-donate, nung mga nakaraang blood donations. So maybe we can show also the videos, yung mga pictures. Yes. And if you can invite also yung mga volunteers, yung mga talagang regular na nagdo-donate ng blood, maybe we can have them also on the show para naman i-share din nila yung experiences nila. Diba? Siguro, ang pwede kong mabanggit yung mga taong natulungan, how does it change their lives? Yes, na opo. Sinalina ng dugo, nasalinan, right. Nag-donate siya ngayon at ngayon organizer na siya ng bloodletting. Mm-hmm. Para at least makita niyo na, wow, meron pwede pala yun. Dating sinalinan, ngayon iba na. Yung, tapos meron pa rin tayo rito na nang natulungan natin sa dugo at nabuhay yung kanyang anak, ano na siya ngayon ang ginagawa niyang pagtulong sa kapwa?
Yes, opo. So yung mga experiences nila. Invite din po natin yung mga iba, baka meron din yung mga galoners that they want to share as well. Na very ano rin yun, inspiring. Ilan tumanggi lang kaya natin dito na isasama para magkasama natin. Kahit ilan po, wala pong problema. Sige. I will invite you. It's high time para opo. Maramdaman naman nila yung heroism na ginawa nila sa buhay nila. And this, yes. Through your show, yes, through opo. This program, malaking bagay na maramdaman ng mga tao na merong nag-o-honor sa kanila through, yes, this program. And then, that's right. Pag dumating every show po ang panahon, at marami tayo sigurong mga mai-interviewing different advocacies, why, yeah, not? Ako isa-suggest ko, through your program, gumawa na rin tayo ng search. Alam mo kung bakit? Mm-hmm. Nagsisilbing inspirasyon kasi yung search. Kasi habang nagbibigay tayo ng awards dun sa mga tao, lalo silang nagsisikap. Yes, lalo silang lalo nilang ginagawa ang pagtulong. That's correct, Sir Nap. So maybe it's about time, of course, to honor our unsung heroes, di po ba? Yung mga frontliners natin. Oh, that's right. Meron siyang mga terminology, ha? Yeah, kasi this for almost a year, di ba? They've been helping sila yung diba sila yung nasa gera na hindi nila nakikita yung mga kalaban nila. So it's time naman to honor them. Pakita naman natin, not to brag or hindi naman na ipagyayabang nila yung ginagawa nila, but just to, you know, honor them, diba? Just to thank them at ipakita natin sa buong mundo na kaya rin naman pala nilang gawin, bakit tayo hindi natin ginagawa, diba? So maybe in our own little way, we can also help. So that will also serve as an inspiration. Tulong-tulungan natin kung paano natin gawa tayo ng guideline. Yes, kasi, that's through right. Through that, may continuity. Oh, ano na ang ginawa mo doon sa... Mas lalo nating malalaman ang deeper meaning ng, yes, volunteerism dito sa gagawin. That's right. Kasi po, I'm sure, Sir Nap, marami po talagang mananonood, mga tao, na gustong nilang tumulong pero hindi nila alam kung paano. Hindi nila alam kung ano yung purpose nila sa buhay. Like ako po, 43 years old na po ako, pero last year ko lang talaga na-discover yung purpose ko sa buhay. So, wow. Yun. So, hindi ko pa naikakwento kila Sir Louie, kila Sir Benedict. Pero, hindi kasi, yun nga, hindi lahat ng tao kasi alam nila agad yung purpose nila sa buhay hanggat hindi dumadating yung pagkakataon. At hanggat hindi dumadating yung pagkakataon na you are ready, na kumbaga open na talaga yung heart mo to do that thing that you really want to. And kailangan din ipag-pray talaga yun. Kasi hindi naman kasi lahat ng gusto mo mangyari, eh yun pala yung tama, di ba? Kailangan mo rin talaga ipagdasal na i-guide ka, na yung gagawin mo ay para sa ikabubuti rin ng, you know, like your fellow countrymen. So, yun. Kaya natin ginagawa tong show na to. So again, libre po yung blood from Dugong Alay Dugtong Buhay. And if you wanna donate, just search po Facebook po ni Sir Nap is Nap Marilag. Pwede nyo po siyang kontakin. Or if you have Facebook page, Sir Nap, aside from your, yes, personal Dugong account. Alay, Dugtong Buhay, yun po. Ah, yun po yung Facebook page. Dugong Alay Dugtong Buhay. Dugong Alay Dugtong Buhay. Hanapin nyo po yung page na yun. Follow nyo po yun para po makikita nyo po yung mga activities na ginagawa nila. And if you're interested to donate, tingnan nyo lang po doon yung mga schedules nila. But just make sure to follow safety protocols. Tama po ba, Sir Louie? Safety protocols. Kasi you're with, ano, diba? PSPG? Tama po ba ako, Sir Louie? Bakit ba si Sir Louie frozen na naman to? Kanina pa to frozen eh. Malamig sa kanila. Kaya kasi Northern Lights eh. Sir Louie, di ba, I was asking a while ago, di ba you have connections with PSPG? Sabi ko yung about sa safety protocols, di ba? May nadagdagan po ba about the safety protocols, especially pag mga gatherings, mga mass gatherings? So far, yun pa rin. It has worked. You know, like marami naghihintay, pinag-uusapan na yung mga vaccine, extra medicine and all. For sure, the things that work are your barriers and your social distancing. Libre, mura, madali. So ganun pa rin, na-advocate. Sad to say, no, na yung mga kasamaan din natin dyan sa PSPG at sa PNP, marami rin sa kanilang tinamaan. Hindi dahil sa kapabayaan, it's because din talaga sa exposure na kailangan eh, by duty, virtue of their duty, kailangan nilang nandun sa kalye, sa initan, para pagsabihan yung mga pasaway na dapat, wag naman doon dapat, mag-social dapat. Come on, paulit-ulit in one year, talagang, you know, bumababa din resistensya ng mga to. So malamang
kaya sila tinamaan. And remember, the yung PSPG, Police Security and Protection Group, is not only yan yung mga pa, ano yan eh, sa bodyguard yan, wala naman akong bodyguard, wala akong pakialam, hindi po. Pati vital installations, no? To keep the government running. Sir Nap, kasi wag naman sana, no, na sila ang mga ilangan, pero give. Give while you can. And kung ganun, depressed ka ba? Emo ka ba? Yung mga terms dati, di ba? Here, ito lang gagawin mo. Stay healthy, well-rested. Gawin yung mga guidelines na yon. And then, wala akong madonate, wala akong maitulong. Ito po, stay healthy, it's for you. Kain ng tama, fluids, it's for you. Tapos, donate ka po ng dugo mo. That's what you can give once every 3 months. Pero ang benefit sa'yo pa rin. I'm sure na-discuss na yung benefits niyan ng pag-donate ng dugo and pag healthy. Actually, ako, for some strange reason, after ko mag-donate ng dugo, I feel happier. Siguro na, kasi may bagong dugo or yun, the feeling that it will go to a worthwhile cause. May taong, again, madudugtungan ng buhay. So, it feels good. Feels good actually after. Donate ka ng dugo sa akin, Sir Louis. So, I feel happier. No problem. Yes. So, mga, yeah. Excessive happiness. Excessive happiness. Sa mga B plus dyan. Oo, wag kayo mag... yeah, B plus ako. B plus ka ba, ayun. Sir Louis? Yes. O pareho, match pala kami. Eh, Sir Nap, alam niyo na. B plus din ako, ha? Oh, ay, talaga? Wow, yeah. We're matched. So what about si Sir Benedict? B din siya, B. Hindi siya nagdodinig kasi siya sa salinan. Pero you know, Sir Benedict, your blood type. What's your blood type? O negative. Oh, negative. Oh. Medyo rare yung mga negative. Okay. Okay. At least, di ba? So parang Bob. At least, yan talaga ang universal recipient. Yeah. Ayan, pag-uusapan natin next week yan kung anong ibig sabihin ng mga types of blood. Ay, diba? Universal donor pala. Sorry. Donor. Universal donor. Oo. Kasi may explanation din dyan, di ba? Hindi porket universal donor, matched siya sa iba-ibang types of blood, di ba? So maybe next week pag-uusapan natin yan. Yes. Marami pa tayong mga interesting na pag-uusapan about blood next week. And I'm so happy to have our next show. So wag po kayong mag-absent dahil sabi nga ni Doc Ellis, apat dapat, di ba? You still remember the apat dapat? I don't know what are those apat dapat, yung four, hindi ko na maalala. I just remember... It's apat dapat. Who remembered pa? Sir Benedict, do you remember pa the apat dapat? Kung ano yung mga yon? It's about the, ano, diba? Safety rin? It's ano, yung, ano yung dapat natin gawin parang makaiwas sa virus. Oo, yun. Diba? Pero ano yung apat? Hindi ko na maalala. Di ko maalala in Tagalog eh. Yung English na alala ko pa. Ah, okay, no problem. You can share that. Sige, go. Yung engineering controls, social distancing, and barriers, yun nga, face mask, face shield, yun. Kasi wow, okay. Nga, maintain a healthy lifestyle. Yes. So, wow. yun. Ang galing talaga. Valedictorian natin si Sir Benedict. Salamat. Ang galing sa memorization. Ako hindi ko talaga matandaan. Thank you again. A few words from Sir Nap before we end our show today. Sir Nap, sa lahat mga nanonood ngayon. One among interesting quote dito sa Dugong Alay is donating blood is one of the highest form of giving and loving. Wow. One of the highest form of love and giving, donating blood. Ayan. So pwede na rin pala yung mga manliligaw, pwede na rin kayo mag-donate sa mga ano niligawan nyo. Kasi that's the highest form of love and giving, di ba? Vampira ba niligawan nyo? Ha? May kilala kang ganyan? Lawyer siya. Tapos na nag-donate sa kanya isang sundalo. Sa kilala niya kung sino. Na nagkatuluyan naman sila. Ah, kasi girl and boy. Oh, di ba? May love medyo story pala. Nagbunga yung kanilang ano. So, shared yung dugo. Yung blood nila. Bilis ko na research yung apat dap. Sige, ulitin mo. Tagalog ba yan? Sir Louie naman kasi yung internet niya, Ba't kasi nasa Northern nawawala. Lights ka? Nawawala, Oo nga, kanina pa yan. Sir Benedict, your message to everyone before we end this. Okay. Yeah, he's back. Sorry, naglalag. Ba't kasi ginagamit mo yung background lang, na yan? Siyempre, ni-research ko. Oh,
yan na naman. Wala na actually, naman. Nagmadali ako. Yan na agad. Ah, kasi yan yung ginamit mo last time. More pressing things to do. Ayan, so the research ko lang din ulit. Ganun kadali, no? Go Google it. So go check. Apat dapat, air circulation and ventilation. Physical distancing, 1 meter or more. Then letter A, always use face mask and face shield. Then T, time of interaction, less than 30 minutes. 30 minutes. Pero kadali okay. Yun. Excited ako next week sa ano yung sabi ni Sir Nap. Dating nasalinan, ngayon nasapian ba? Ano ba? Nasapian na. Pagtulong. Pagtulong yun. Ay, loko. Siya pa nag-organize. Oo, tama. Nasapian ng ano? Ng kabutihan. Ng kabutihan. O, kala ko naman nasapian na ng kung ano. But thank you so much, everyone. Thank you, Sir Ding, Sir Nap. Sir Lawi! Kasi naman, siguro dahil sa background yan, kaya ganyan. Sir Lawi, ano? Yung dahil sa background. Buti wala yung pusa mo ngayon. Wala yung pusa mo ngayon. Scary cat. Scary cat talaga. Since kanina nabanggit ni Sir Nap about Eagles kasi, si Ronnie Raymundo kasi, yung dad niya was one of the founders of Eagles. Kaya natuwa rin ako na yung Eagles talaga ay tumutulong din sa ating advocacy. So maraming salamat Sir Benedict, Sir Louis, Sir Nap for joining us this afternoon for our first episode for our Healthy Saturday, Dugong Alay, Dugtong Buhay. Ayun. So, see you again next Saturday for next edition. Marami tayong pag-uusapan, especially kung paano kayo magdo-donate ng blood, saan, types of blood, at yung mga unsung heroes natin, i-feature na rin natin sa shows natin. So, thank you once again. And enjoy the rest of your Saturday. Ayun. Ano ba yung gagawin natin usually on Saturday? Ingat po. Kung lalabas kayo, don't forget to wear your face mask, your face shield, and don't forget to bring your alcohol at kung ano pang dapat pang protection sa inyong lahat. So, thank you. Sir Louis, take care po dyan sa dental surgery. Huwag na muna kumain na matitigas. Baka yay magbi-bleed. Baka kakailanganin mo si Sir Nap. Yan, tawag ka lang. Magkailangan mo ng blood. So, thank you. Ingat po kayo. Ano ba ngayon? April 17. Okay, I'm inviting everyone to please join me tomorrow. Kasama ko po si Marvin Rodriguez, si Gretz Gaid, and si Bernice Garcia for our Good Vibe Sunday. That's 5 to 7pm. We're going to talk about buhay, OFW, and career. So, ito yung mga kaibigan ko na naka-experience na on how it is to work and live abroad. Yung isa actually still working abroad, and pag-uusapan din nila yung careers nila kung paano nila narating yung mga ano tawag dito, yung position nila sa ano tawag dito. Currently, kasi kumbaga marami rin silang mga pinagdaanan. So it's going to be a very inspiring Sunday tomorrow, inspiring stories from my friends. So please, abangan nyo po 5 to 7pm dito pa rin po sa Hit Radio, Facebook, and of course, YouTube Live. So once again, thank you. Mag-ingat po kayong lahat and see you again next week. Bye everyone! Thank you! I would love to leave this song from... Nasaan na yung magkaibigan ko? Love na love ko tong song na to because it talks about friendship and apat din sila. Pero hindi ko na siya mahanap sa aking list. Oh my goodness. I hate this day. Wait lang ha. Sandali. Ito na lang muna. Kay Rox Puno. Kafe-feature lang natin siya last Wednesday. Rox Puno, siya yung anak ni the late Rico J. Puno. Leaving you with this song called Di Lang. Goodbye everyone. Ingat po. Love you all. Bye-bye. Thank you. Thank you, Sir Louis. Thank you, Sir Benedict.